mga kapuso, mga kapuso, siksik na mga balita at informasyon ang bubunuhin natin para sa mga kapuso. Balita, yan ang aming anata. ECWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. ECWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag. ECWB Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio ECWB Servisyong Totoo Walang kinikilingan Walang pinoprotektahan Servisyong Totoo lamang Walang iwanan Walang kinikilingan Walang Ora na ho natin mga kapuso, alas 5:33 ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tungurungan. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni na Weng Salvacion at Weng De La Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Ayan na oh, lalarga na ho kami. Ito na, Buenos Dias, Pilipinas! Narito na po ang Double Weng sa Double B. El Bonita Rowena Weng Salvacion. El Bonito Poging Weng De La Peña. Kumusta na mga kapuso ho natin? Buenos Dias, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, magandang umaga, Metro Manila. Tayo po ay nasa bagong buwan na ho. Abril 1. Iyan! Uy, happy birthday kay Mau de la Cruz. Uy, happy birthday, diba? Mau! April Fool's ang birthday. Hindi loko yan, ha? Talagang birthday niya. Gusto kayo, lahat na may kaarawan na rin ho ngayong araw na ito, April 1. Malita, magpapapansit, ano? Ha? Magpapa-ice cream pa. Ayan. Tapos na, nabusog na tayo ni Benji Liwanag kahapon. Ah, oo nga pala, belated kay Benji. Benji Liwanag. Ayan, magandang umaga ho. Ito na, Sabado, gaya ng nabanggit ho natin, na 1 ng Abril 2023 na ho tayo. Ito na, samahan niyo kami hanggang mamayang alas 7 po ng umaga. Ito na ang ating unang arangkada. Tigirig-tigirig na rito na. Diretso na ho tayo sa ating mga headlines sa Double Weng, sa Double B. Alas 5:34 ng umaga, presyo ng LPG at Auto LPG, may big time rollback ngayong araw. Pagdagsa ng mga pasahero sa ilang terminal ng bus at palipara, nagsimula na po yan kahapon. 12 lungsod sa mga atbayan, mga bayan ho na sineserbisyuhan ng Maynila. Ay, naku po, makararanas ho ng 12 oras na arawang water interruption simula ho ngayong araw. African Swine Fever o ASF nakakaapekto na sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa NCR ayon po niya sa Department of Agriculture. Labi ng ilan sa mga nasawi sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3. Pahirapan pa rin makuha. Isa pang utak umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na aresto ng tauhan ng NBI.
Yan ang ating mga headline ngayong umaga po ng Sabado muli sa ating Double Wang sa Double B Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Sa detalye ng mga balita ngayong umaga, alas 5.36 ng umaga, presyo po ng LPG at ang auto LPG may rollback ha ngayong araw na ito. Sa abiso ng Petron, 9 piso at 20 sentimo ang mababawas sa kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas ho yan ng 101 piso o 101 pesos and 20 centavos na bawas sa presyo po ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Habang ito namang auto LPG, bababa ng 5 piso at 14 na sentimo kada litro. Double Wang sa Double B. Good news yan. Tama. Ito bad news. Uy, nako. Presyo po ng mga produktong petrolyo posibleng magtaas naman sa susunod na linggo. Ayon kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, humigit kumulang piso ang inaasahan nilang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Hindi naman inaasahang gagalaw ang presyohan ng diesel at kerosene. Kung meron man, sinabi ni Director Abad na inaasahang katiting lamang ito. Double Wang sa Double B. Inflation rate ho ng Marso, inaasahang bahagyang babagal. Base sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa pagitan ng 7.4% hanggang 8.2% ang inflation rate o bilis ng pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo para sa Marso 2023. Mas mababa yan kumpara sa naitalang 8.6% noong Pebrero. Inaasahang mag-aambago sa pagpapagaan ng price pressures ang nakalipas na rollback ng presyo po ng produktong petrolyo, mababang presyo ng mga prutas at gulay at ang pagbaba sa presyo ho ng manok at asukal. Double Wang sa Double B. Miyerkules Santo, April 5, idineklara pong half day ng Malacañang sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Wow. Base sa Memorandum Circular Number 16, hanggang alas 12 na lang ng tanghali ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Miyerkules Santo. Aba ng bakasyon nila. Tuloy naman ang trabaho. Sana all naman yung iba dyan. Oo naman, pero tayo walang ganun ha. Wala. Oo, tuloy naman po ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng basic health services, gayon din ang preparedness at response sa mga kalamidad at iba pang emergency. Samantala, ipinaubayan naman ng employer sa mga employers ang pagsuspende ng pasok sa trabaho sa mga pribadong tanggapan. Double Wang sa Double B. Yung mga pasahero naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay nagsimula na hong magdagsaan kahapon pa. Ayon sa pamunuan ng PITX, lagpas 1 milyon ang inaasahan nilang pasahero na babiyahe lalo't maluwag na ang mga restriksyon mula ho sa COVID-19 pandemic. Sa datos ng PITX, kaunti na lamang ang natitirang ticket para ho sa biyaheng Bicol sa mismong Huwebes Santo habang kakaunti na rin ang bakante para sa Martes at Miyerkules Santo. Pero marami pa naman ang bakante para ho sa mga biyaheng Laguna, Batangas, Quezon at Baguio. Double Wang sa Double B! Mas maraming security personnel sinimula na pong ipakalat sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Brian Co, Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA, nakapwesto na mga assistance desk at pinaigti na rin ang visibility ng security at law enforcement personnel. May nakahanda na rin mga malasakit kit para po sa mga pasahero sakaling magkaroon ng delayed flight at may mga nakantabay na medical personnel. Paalala naman ng airline company sa mga pasahero maagang dumating sa paliparan at mag-online check-in na hanggat maaari. Double Wang sa Double B. Alas 5.39 ng umaga, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagpalabas na ng special permit naman para sa dagdag na bus. Sa Cebuana, abot ho sa 743 special permits ang inissue ng LTFRB. Samantala, papayagan naman ng MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial bus simula Abril 3 hanggang Abril 5 ho yan. Simula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At 24 oras naman mula Huwebes Santo, Abril 6 hanggang Lunes, Abril 10. Double Wang sa Double B. Libreng sakay program ng Quezon City Government, pansamantala pong ititigil ngayong Semana Santa. Sa abiso po ng pamahalaang lungsod, walang biyahe sa buong lungsod ng ang Quezon City Bus simula April 6, Huwebes Santo, hanggang April 10, araw po yan ng Lunes. Ito'y para bigyang daan ang maintenance service o yung pag-aayos ng lahat ng mga bus units na pag-aari po ng pamahalaang lungsod.
Nelson. Magbabalik ang serbisyo nito sa April 11, araw na po yan ang Martes. Double way sa double B. Tubig! Tubig, tubig! Ito, walang biro to, ang ha? Init. Oh, ang init! Naku po, itong sumalubong. Walang biro, hindi to April joke. Ang tawag doon, April Fools. Oo, 12 lungsod at bayan. Opo, yan na sineserbisyuhan ng Maynila ay makararanasan ng arawang water interruption. Kabilang ho dyan ang ilang lugar sa Maynila. Paranaque, Pasay, Las Piñas, Valenzuela, Caloocan, Malabon at mga bayan ho sa Cavite na Bacoor, Kawit, Imus, Noveleta at Rosario. Sa abiso ng Maynila, 12 oras. Mawawalan po. 12 hours o yan ha. Walang labis. Walang kulang. Hindi, maaari pang lumabis. May kulang tubig. Oo. Yan. Mawawalan ang supply ng tubig, partner, ang mga nabanggit na mga lugar. At posibleng umabot pa ho ng hanggang 19 oras. Paliwanag ho ng Maynila, ang schedule ata nito ngayong araw eh. Uh-huh. Simula, oo. Maynila, hindi ho maiiwasan ho talaga ang water interruptions. Dahil ikakunti na lang ang pumapasok po ng volume ng raw water sa Novaliches Portal na pinaghahatian umano ng mga water concessionaire. Double way sa double B! Okay lang sana yung hindi maiiwasan na magkulang. Pero sana, mas maikling oras. Eh, pahaba to eh. Muntik nang umabot ng 24. 12 oras, no? Abot mga 19 eh. Huwag naman po. Sana makaikliin nyo ng konti. Kawawa yung mga tao. Bumili ko kayo maraming balde. Oo, mag-ipon. Totoo ka dyan. Samantala, ang National Water Resources Board o NWRB itinaas sa 50 cubic meter per second mula sa 48 cubic meter per second yung allocation po sa mga water concessionaire. Pero sinabi ni NWRB Executive Director Civilio David Jr. na 15 araw lamang muna ang dagdag allocation mula sa hiling ng mga concessionaire na 2 buwan. Ganun pa man, pag-aaralan umuno ng NWRB ang sitwasyon kung palalawigin pa ang nabanggit na dagdag allocation. Gayet po ni David, ikinukonsidera ng board sa kanilang desisyon ang apila ng mga water concessionaire upang maiwasan ang pagpapatupad ng mga water interruption. Double way sa double B! African swine fever naman ho tayo, yung ASF. Aba, nakakaapekto na ho sa lahat ng rayon sa bansa, maliban na lamang sa NCR. Pero ang paglilinaw ng Department of Agriculture, ba hindi naman ho lahat ng barangay raw sa bawat rayon ay apektado ng ASF. Pero meron, oras lang siguro hinihintay niyan. Paniwala ho, ang paniwala ng ahensya, ang hindi pagre-report ng mga hog raisers sa mga kontaminado nilang mga alaga ang pangunahing dahilan ng pagkalat ng ASF. Sa panig naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat din pagtuunan ng pansin ng pamalaan ng mga imported meat na maaring may dalang sakit na ASF. Double way sa double B! Labi ng ilan sa mga namatay sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan, pahirapan pa rin po mailabas ng barko. Ayon sa mga pamatay sunog, delikado pa ang sitwasyon hanggang kahapon dahil patuloy pa rin ang pagbuga ng makapal na usok doon. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, puro bagahe o cargo ang nasa ilalim ng barko at posibleng may mga pintura na maaaring pagmulan muli ng pagsiklab ng apoy. Hanggang kahapon, mga kapuso, 18 mula sa 28 na namatay ang hindi pa rin nakukuha mula sa loob ng barko. Double way sa double B! Marami ho sa mga nasawi sa nasunog na barko sa Basilan na hindi na ho makilala sa physical examination umano ng mga arson investigator. Kakailanganin umano ng forensic experts ho dito para makuha ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Ayon kay Dr. Nixon Alonso, namumuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Basilan, mahalagang makilala, syempre, ang mga bangkay, lalo't marami pa ang hinahanap. 28 ang nasawi sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3, habang nasa 50 ang nakaligtas na nagpapagaling ngayon sa ospital sa Zamboanga City. Double way sa double B! Samantalang Philippine Coast Guard at Marina, sinisimula na ang investigasyon sa naging dahilan ng sunog sa MV Lady Mary Joy 3. Ayon kay Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, pangungunahan ng investigasyon ng kanilang Marine Casualty Investigation Team. Pero ngayon pa lang, sinabi ni Balilo na hindi overloaded ang barko. Wala rin anyang indikasyon ng pananabotahe o terorismo dito. Double way sa double B! Alas 5:45 ng umaga, Rajana. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.
dapat doon pa rin no, sa nangyaring pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, isa pa umanong mastermind o utak ho sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa nasa kote ng mga tauhan ng NBI. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa labas na ng Negros Oriental nahuli yung suspect pero tumanggi siyang tukuyin kung anong lugar. Tumanggi rin si Remulla kung politiko o opisyal ng gobyerno, sundalo o bahagi ng law enforcement ang nahuling personalidad. Pero para umano sa kanyang tansya, dahil dito ay nasa 99% ng solve ang Degamo killing. Double way sa double B. Alas 5:46 ng umaga na mga kapuso, tayo po ay nag-umpisa pa lamang sa ating double wang sa double B. Abangan pa mga dagdag ho ng mga balita ngayong umaga ng Sabado, unang araw ho ng Abril. O galaw-galaw na yung mga milaka do, Sabado, may exercise. Pasok pa rin. O exercise. O, 30 minutes na walking lang, ayos na po yun. Pagpapawis lang kayo. Iyon. Yung good iba naman, heart. Baka magbibisikleta na sila. Pwede. O, ingat lang ha, sa pagbibisikleta, tabi-tabi lang, doon sa bike lane lang. Okay, yung tatawid sa main highway ng basta-basta. Iba pa naman, kinakain lahat ng lane na. Totoo. Sa gitna na. O kahit yung bike lane motor, kotse, kahit hindi for sharing, nandyan na. Pero magbigayan nyo tayo sa daan ha, mga kapuso. Babalik ko tayo. Oras muna muli, mga kapuso. Alas 5:47 ng umaga. Radyo na. PDW. Number 1. Ang balik. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes. L for Lights. O for Oil. W for Water. B for Battery. A for Air. G for Gas. E for Engine. E for Tires at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso.
sa The Movie. Sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Balik tayo sa mga balita, mga kapuso, sa Double Weng sa Double B, Department of Health o DOA, sa kapagtala ng 272 o 272 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Mas mataas yan sa 237 arawang kaso na naitala nitong araw ng Webes. Sa ngayon, mga kapuso, nasa 8,920 ang maaktibong kaso o yung mga nagpapagaling pa mula sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa kabuuan, umakyat na sa 4,081,215 ang dinapuan ng COVID-19 sa bansa, bagamat 4,005,924 dito ang mga gumaling, samantalang mayroong 66,371 naman ang pumanaw. Double Way sa Double B. Pagaling ho kayo, yung mga may COVID pa, mga kapuso. Napapansin natin tumataas ang kaso ng COVID-19 ngayon. Unti-unti ha, tumataas. Dahan-dahan, ingat. Yung mga hindi pa ho nagpabakuna ho dyan. Pabakuna kayo. Ngayon na ho. Libre pa. Masasayang naman, may expert na naman ho yan. Samantala, alas 5:53 ng umaga, 90% po ng courtesy resignation ng mga third level officer ng Philippine National Police na isumite na sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., tumatayong pinuno ng five-man advisory group matapos i-review ng NAPOLCOM ay isusumite naman yon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tumanggi na si General Azurin na banggitin kung kaninong courtesy resignation ang inirekomenda nilang tanggapin ng Pangulo. Kumpiyansa si Azurin na makukumpleto nila ang pagkilatis sa lahat ng courtesy resignation bago siya magretiro sa serbisyo sa Abril 24. Double Way sa Double B! Pagtutokpo ng laser lights, eroplanong pa-landing at pa-takeoff, mahigpit na ipinagbabawal ayon po yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Yan ang binigyan diin ng CAAP makaraang mag-viral sa social media ang TikTok post ng isang pasahero mula po sa General Santos City. Sa naturang video, makikitang mistulang sinusundan ng laser light ang naturang eroplano habang papalapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Giit po ng CAAP, delikado ito at may kaakibat na 3 taon na parusa na pagkakulong hanggang at kalahating milyong piso na multa ang maaari pong ipataw sa gumagawa nito. Yan, gusto niya maging viral siguro. Oo, patayin natin ton. Ginaya yung Chinese vessel. May ginaya siya. May sa Amerika ata may gumanyan din. Bawal po yan, may patas po laban dyan. Ang nangyari, pinuntahan siya ng mga pulis. Totoo yun. Hinanap ang kanyang lokasyon at yung na-arresto. Parang yung mga viral, yung mga nagsasabi ng may, yung mga bomb joke, di ba, bawal. Pero ang kulit nyo pa rin, di ba? Pag nahuli kayo, magsusorry lang kayo. Pero alam nyo yung bawal. Ay, malamang. Hinahanap na yung gumawa ng laser na yan. Ha? Double Way sa Double B! Delikado. Samantala, mga barangay tanod, kumusta ho kayo? Kasama ho kayo sa mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Bongbong Marcos. Maganda naman ho ito dahil nakikita niyo naman siguro yung kalagayan ng mga barangay tanod ho natin. Totoo ka dyan. Yung mga uniforme ho nila, di ba? Halos yung iba, wala nga eh. Oo. Nasuot na... Nakapuruntong lang. Misa nakachinelas, nagroronda. Diba? Bigyan ho natin ng dignidad. Totoo. Mahalaga yung ginagawa nila sa barangay, ha? Naman. Pagbabantay. Ngayon, pabahay ho para sa inyo, batayan sa Memorandum of Understanding o MOU na pinirmahan ng Department of Human Settlements and
Urban Development at ng DILG. Maliban sa mga mahihirap na barangay worker at mga informal settler, plano rin na isama sa pabahay ang mga daycare teacher, yan, response team worker at iba pang kwalipikadong empleyado, permanente man, kontraktual o casual. Ah, yung iba nga, eh, volunteer dyan eh. Oh, nakaipag-ugnayan na ang dalawang ahensya sa iba't ibang barangay para malaman kung sino-sino ang mga pwedeng beneficiaryo at kung ano ang mga dokumentong dapat nilang ihanda. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapuso, binigyan diin ang importansya ng AFP modernization. Sa ginawang inspeksyon sa dalawang bagong bili na C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga, sinabi ng Pangulo na mahalagang mapangalagaan ang mga air asset ng bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kailangan maging masigasig ang Air Force, lalo na sa pagbabantay laban sa tinatawag niyang external security threats. Gayunpa ng Pangulo, higit na mahalaga ang modernisasyon ngayon ng AFP sa gitna pa rin ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Double W sa Double B! 4 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, mga kapuso, kaanak ko ng 34 na nawawalang sabongero ay nag-aalala sa mabagal na pag-usad ho ng kaso. Dismayado ang kaanak ko ng ilan sa mga nawawalang sabongero dahil kahit konting lead umano, eh wala hong makita ang mga otoridad. Ang kay Eloisa Bohol, ina ng nawawalang si Kiel Bohol, magdadalawang taon na ho ang kaso pero tila hindi umuusad ang investigasyon ng mga otoridad. Sinabi naman ni Marilyn Germar, ina naman ni Glenn Germar, aminado silang lumilit na ang kanilang pag-asa, lalo't malaking tao umano ang kanilang kalaban. Double W sa Double B! Samantala, mga kapuso, sa Amerika, kasong kriminal laban kay dating US President Donald Trump na kaumang na. Dahil yan sa pagbabayad umano ni Trump ng tinatawag na hush money sa isang adult film actress ilang araw bago ang 2016 elections. Yan ang naging desisyon ng grand jury na nag-imbestiga sa pagbabayad ni Trump ng $130,000 sa isang Stormy Daniels para patahimikin sa kanilang naging affair noong 2006. Hindi pa batid kung anong eksaktong ikakaso kay Trump pero sinasabing maaari siyang maharap sa mahigit 30 bilang ng tinatawag na business fraud. Double counts. Dami nun. Stormy Daniels. Makuha niyan. Mabagyo. Sandali. Nagbigay siya ng storm kay Trump. Balikan natin ang mga headline natin ngayong umaga, mga kapuso, ng Sabado, ha? Abril 1, 2023. Ito, presyo ng LPG. Yun, mga nanay. O, at saka auto LPG, mga driver naman. Taxi. May big time rollback ngayong araw. Pagdagsa ng mga pasero sa ilang terminal ng bus at Malipara, nagsimula na po kahapon. Aray ko, walang tubig, 12 lungsod ng mga bayan ho na sineserbisyuan ng Maynila at makararanas ho ng 12 oras. Naarawan ho ito, arawang water interruption simula ngayong araw. African Swine Fever o ASF nakakaapekto na sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa NCR ayon sa Department of Agriculture. Labi ng ilan po sa mga nasaway sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3. Pahirapan pa rin makuha. At isa pang utak umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Robel Digamo na aresto na ng mga tauhan ng NBI. Yan ang ating mga headlines sa unang bahagi ng ating Double Wang sa Double B. Happy birthday, Mau de la Cruz. Happy birthday, Mau. Happy birthday din sa aking kaklaseng si Father Elmer Sumile. Wow, happy ngayong birthday araw, po. Birthday niya rin. At sa kaibigan kong si Jay Silva. Happy birthday, Buenos Dias. Alam mo ba ang tunay na pangalan ni Mau? Ano? Raul Ibarra. Ang layo ah. Astigas. Para maikli, Mau. Mau. Mau, pang April Fools talaga eh. Kala ko Mauricio. Hindi yan pala. Happy birthday. Kuyang Mau de la Cruz. Mamaya, mapapakinggan natin siya. Diyan ba siya? Mamaya. Oh, pakanya ho yan. O, alasay na. Nakalive. Ah, nakalive. Oh, birthday, leave me alone. Oh, happy birthday, parang Mau. Susunod na, ha? Paala ka yan. Ha? At syempre, interview natin, Weng, issue ng tubig. Tubig. Si Director Civilio David ng NWRB. At syempre, at sa dulo, maghahanda naman ngayong ng mga biyahe. Tsaka siguro makakakuha tayo ng update rin sa Basilan, sa nasunog. Mm-hmm. Oo, na barko. Abangan nyo yan sa pagpapatuloy ngayong umaga ng ating Double Weng sa Double B. El Ora na ho natin. El Ora. Alas 6, eksakto ho ng umaga, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Double Wang sa Double B. DCWB, Super Radio Number 1.
Way sa Double B. Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Double Weng sa Double B. Yes. Matiling tayo sa ating mga friends sa Facebook. Yan. Oo nga. Yeah, si Joy Ann Montilla, binabati yung lahat ng fleet ng Jackliner na nakatutok ngayon. Yun. Meron sa lahat dito, ng biyahe nila sa probinsya. Ingat kayo sa biyahe, mga kapuso. May mga nag-aantay na ho dyan. Kanilang pag-alis. Yes. Yan. Ngayong umaga ho. Ah, sinasakyan Sabado. Ko yan. Huwag umuwi ako Marinduque dati. Ayun. Meron ba? Tapos tatawid. Ayan, biyahe na ho tayo ha. Unang araw ng Abril 2023 na ho tayo. Mm-hmm. El Bonito, Rowena, Weng, Salvacion, El syempre. El Bonito, Poging, Poging, Weng, De La Peña. Limang buwan na lamang, partner. Ay? 4 months na. bukas, Linggo ho de Palaspas. Naman, baka nakakalimutan mo. Start na po ha. Semana Santa na ho tayo, yes. Di ba? Oh. Sandali, mamalengke muna tayo para may makain ng mga pamilya. At saka alamin natin, kasha pa ba ang budget ni Mrs.? Oh, eh, kumusta naman? Yung inflasyon. Ang sabi ng Bangko Central, baka daw bumaba na 7.8 to 8.4. Pero di ba currently nasa 8.7 tayo? Ayun. Kahit pa paano sana bumaba. Okay. Yung presyo ng gulay, nakatulong ho yan. Yes. Hindi ho mahirapan. Ano kaya ngayon? Presyo ng ilang gulay sa Mega Cuma? Nagpapatuloy na bumaba ha, sa Quezon City. Sana naman. Si Luisito Santos, LA. Good morning. Good morning. Yes, good morning. Double Weng. Naku, magandang balita para sa mga nanay, sa mga misis na mamamalengke ngayon dito sa Mega Q-Mart. Magamat inaasahan nga natin yung bagyang pagtaas ng presyo na ng mga gulay dahil nga sa Semana Santa ay bumaba pa nga yung presyo na may binibenta nila na gulay dito. 10 piso hanggang 30 pesos yung ibinibentang yung binaba sa kada kilo ng mga binibentang gulay dito sa palengke. Halimbawa na lamang itong carrot na 60 pesos na ang kada kilo wala sa dating 80 pesos. Oo nga, maganda. Sa mga magluluto ng escabeche, saka yung sweet and sour lapu-lapu. Ayan, bagay na bagay yan. Ang ating carrots, bumaba po ang presyo niyan. Ang soyote, 40 pesos ang kada kilo mula sa dating 50 pesos. Ang palaya, 100 pesos na ngayon ang kada kilo mula sa dating 120. Ang repolyo, 40 pesos mula sa dating 50 pesos. Uy. Ang kamatis, 40 pesos na ang kada kilo mula sa dating 50 pesos. Mm. Ang broccoli, medyo malaki binaba, 130 pesos ang kada kilo mula sa dating 160 pesos. Abang ang cauliflower, 90 pesos naman ang kada kilo mula sa dating 100 pesos. Sa kabila naman ito, tumaas naman ang presyo ng sibuyas ng puti na 133 pesos ang kada kilo mula sa dating 110. Wala namang paggalaw sa presyo ng sibuyas na pula na 100 pesos ang kada kilo. Ang luya, 100. Bawang, 100. Bell pepper, 180 pesos. Talong, 50 pesos. At ang patatas, 100 pesos. Tuwing ganun itong panahon ng Semana Santa, ang karaniway pinapalit ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nagmi-meatless, di ba? Lalo yun, na mga kababayan natin, mga Katoliko. Nag-abstinence. Abstinence. Ang pinapalit nila sa mga karne ay tokwa at toke. Yung paborito ko yan. Sarap niyan. Oh, yung toko masarap niyan, yung toasted na toasted. Ah, yung iba sinisisig yan eh. Hindi, pero masarap din ang niyan, steamed lang. Ah, oh, pwede rin. Oo. Tayo air fried. Air fried. Ay, mahal sa kuryente yan. Yung may malapit sa airport. Iba yun, iba yun. Natawa ko doon, ang babaw ko talaga. Natutunan na naman ako sa'yo, kuya ko, yung airport. Oo, air fryer. Ayan. Naiintriga ako dyan sa, air fryer na yan. Mahal nga sa kuryente, malakas sa kuryente. Bakit ko yung ping? Marami yan sa, sa TikTok ba yun? Air fryer. Ibang mga brand, di ko na alam. Talaga ba? Ano ba ang pwede dyan? Hindi ko alam. Hindi ako nag-air fryer. Walang oil na gagamitin dyan sa air fryer. Healthy daw kasi yun, LA, kasi naiiga yung yung langis do sa meat. Yung diba? Baboy, ginigisa siya sa sariling mantika. Hindi, tsaka pinapatulong niya nga yung langis, di ba? So pag kinain mo less, Eh, parang lang din, parang turbo broiler lang din naman yan. Binago lang yung pangalan Di ba? Ganun lang din. Dami mo alam. Yan yung isa sa mga pinapangarap ko mapanalunan sa raffle na hanggang hindi ko pa napapanalunan ang turbo broiler. Naging air fryer lang, di pa rin ako nananalo. Di ba, Len? Ngayong taon na to, may Christmas party na siguro. Baka ventilador, pwede na. Babalik parang naman yan. Oy, dati nga inaayaw mo mong ventilador, di ba? Pinakamarami yung sa yung Christmas party. Yung mga nani ko na yan. O ngayon, hihingin mo na ang electric fan. Ay, sa init. Ito,
update lang tayo sa presyo ng Tokwa. 5 pesos ang kada piraso nito, yung mga maliliit. Habang yung mga malalaki, kung tawagin nila, ay tofu. Ay 40 pesos ang kada piraso naman nun. Samantala, sa mga nagtatanong naman po, ayan yung presyo ng ating mga Tokwa. Sa mga nagtatanong naman ng presyo ng isda, ito, karatiwan. Dali, nalito ako dun. Tokwa tsaka tofu. Pareho lang yun ah. Yung malalaki, tofu tawag. Pareho lang yan. In-English mo lang yung tofu. Hindi. yun ang sabi nila. Tofu to pag malaki. Pero ano, ang meron kasing peking tofu at meron yung tofung tokwa. Oh? Yun. Meron kasing tofu talaga na malinamnam. Yun yung mga ginagamit sa mga Chinese cuisine sa mga restaurant na medyo malinamnam siya, diba? Oh, yung solid. O parang sa tokwa na pangmasa. Yung talagang yung tokwa na pangmasa, ano ba yun? Pang grabe naman, pangmasa, ano, madaling mabigasa yung tokwa, ganun. Mas gusto ko yung pangmasa kasi hindi siya madaling madurog pag pinirito. Oo. Ano ba yun? Yung tokwa kasi medyo sensitive eh. Yun, yung medyo parang leche plan na eh. Yung pang social. Luma na yun pag nililete plan po yung wing. Oy, matulak-tulak na. Luma na yun, bilin mo. Panista yun. Hindi, meron talagang tofu ha. Yung nakapak pa yun sa grocery. Diba? Korean tofu. Yes. No. Branded. Korean tofu. Korean, yan. Diba? Hindi, kasi si Wing bumibili sa supermarket. Ikaw sa palengke. Kaya hindi nakakasikim yung sapato si Kuyang Wing saka yung mga sinela si Kuyang Wing ng ano, ng putik. Ng palengke. Ayan, ng palengke. Ito. Frijoles. Sige, tuloy na. Presyo ng tilapia natin. Tilapia? Ito, 120 to 130 pesos ang kada kilo. Tumaslaw ang puhunan yan, pero ayon sa nakausap nating vendor, hindi na siya nagalaw sa presyo nito dahil syempre marami nagbebenta nito. At yun lang ang problema, nagkakaubusan daw ang supply niyan. Ang bangus, 150 pesos ang kada kilo. Ang pusit, 380 pesos. Ang hito, buhay na buhay, 150 pesos ang kada kilo dito, dalagang bukit 200. Ang galunggong, 160 pesos. Ang tahong, 120 pesos. Sa mga magluluto naman ng mga kamaron, rebusado, o yung magluluto dyan ng tempura, ang suwahe, 520, tumaas po yan, mula sa dating 480 pesos. Ito yung paborito ninyong dalawa, itong pangmasang isda na ito, bumaba. Yung talakitok, 300, mula sa dating 450. At ang lapu-lapu, 300 pesos. Mula sa dating 450 pesos. Ang paliwanag ng ilang mga nagtitinta ng isda rito, medyo matumal pa yung benta nila at hindi na nila asang tataas pa ito dahil karamihan doon sa mga suki nila dito, uuwi ng probinsya. Ngayon, Semana Santa. Ang gandahan, at least wala tayong shortage ng isda kahit na merong so far, spill. Yes. So far, oo. Yan, so sa ngayon, yun ang maganda po dito. At sana magtuloy-tuloy yung pagbaba nito para hindi naman makadagdag sa kalbaryo ng ating mga kababayan itong bentahan, itong mga pangunahing biliin sa ating mga palengke. Meron namang nagtitindang palaspas dyan. Meron ba sa palengke? Palengke wala. Sa simbahan yun, Weng. Meron. Kasi may mga lugar, may palengke malapit sa simbahan. Inyong, kaya yung iba sa paligid, pero yung iba sa palengke. Sa harap talaga ng simbahan binibenta ang palaspas. May mga ganoon. May mga lugar na meron. Kaya sa mga lugar na alam ko, meron sa palengke. Nagbibenta. Naman. Siyempre, katabi ng mga mga bulaklak lang. Pwede yan. Sige na. Nilusot talaga. Diba? Naalala ko yung taho. Yung binibenta. Taho naman. Anong taho? Ininom ko dati yan. Yung taho na mismong, yung taho na ginawang parang gatas. Soy milk. Ano, pinigirapan pa ako eh. Sarap nun. Makahanap ka nun mamaya, LA, ha? Masarap dun. Medyo matamis-tamis ang konti. Pero pag puro kasi, medyo ano na eh. Masarap lagi mo ng konting arnibal. Ayun. Sana hindi nagbahan yan. Tip yun sa mga bibili ng taho na ginawang gatas. Sabi ni Weng. Kasi puti rin naman. Pagpalagay ka ng arnibal doon sa nagtitinda na taho para magkalasa. Yun, di ba? Sarap doon. Okay na ang umaga nyo. Pag ganun. Gusto ko puro. Ayan. Thank you, LA. At ayan muna ating presyon, ang ating Bantay Bilihin. Magmula dito sa Double B, Bantay Bilihin dito sa Mega Fumart, dito sa Quezon City. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio, this Double B. Tapat.
Yun. Thank you, LA. Salamat, Luisito least... Santos. Basta ang tokwa, pag malaki, tofu. At yung soy milk, ano yun? Soya na ginawang gatas. Taho na ginawang gatas. Puti kasi na ng kulay. Dahil mo kalokohan yung araw na to. Alas 6, 3 na ho ng umaga. At yung palaspas binibenta sa palengke. Yan, meron yan. Meron yan. Oo. Sandali. Yung mga babiyahe naman sa... At gagamit to ng eroplano. Sasakay ng eroplano. Alamin na ho natin yan. Nakakamiss kayo sumakay ng eroplano. Ako namimiss ko pagsakay ng barko. Sa barko. Yes. Pag uwi ko na Marinduque, magbabarko ako. Barko, yeah. Sana may mga love boat na yan. Wala, Roro. Roro. Love boat, Roro. Solo. Walang partner pag Roro. Pagdating ho ng mga pasahero. Ang daming mga partner doon, ang daming pasahero. San Ninoy Aquino tayo, partner muna. Game. Sana iyan, normal pa. Sabi ni Jomer Apresto, dagdag ho ng mga detalye. Jomer, magandang umaga. Magandang umaga, Double Weng, kaugnay ng paggunita sa Semana Santa, nananatili pa rin normal ang dami ng mga pasahero sa iba't ibang terminal ng Ninoy Aquino International Airport o ng IA. Yan ay batay na rin sa pahayag ng Manila International Airport Authority. Ayon sa MIAA, naglalaro pa rin sa mahigit 60,000 ang domestic passengers kada araw, habang nasa mahigit 50,000 pasahero naman kada araw sa international flight. Base umano sa statistics ng MIAA, karaniwang nagsisimulang dumami ang kanilang mga pasahero tuwing Lunes Santo o Holy Monday. Batay sa datos noong April 11, 2022, kung saan nagsimula yung Holy Week noong nakarang taon, umabot sa mahigit 76,000 mga pasahero ang naitala sa iba't ibang terminal ng NAIA. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng MIAA na nakahanda sila para masigurang maayos at ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Yan ang sitwasyon at live mula dito sa NAIA Terminal 3. Ako si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. EZWB, dapat totoo. Salamat, ha, Jomer Apresto. Thank you, Jomer. Sa NAIA. Ingat ano po man sa mga po babiyahe. Ang inyong means of transportation ngayong magbabakasyon kayo, uwi kayo ng probinsya, siguro doon niyo pong ligtas kayo. Yan. Kung magbabarko naman, kahapon, kausap namin yung Philippine Ports Authority, wag na kayo magdala ng mga pinagbabawal sa barko, ha? At saka ang paalala po, kung sa airport ay 3 to 4 hours ang inyong lead time bago ang inyong flight, sabi ni General Manager Jason Chago ng PPA, mas mahabang oras. Yan. Kasi wala silang online booking ngayon sa mga barko, sa Batangas physical Port kayong sa Batangas Port, kayong kukuha na inyong ticket, pipila kayo. So expect nyo na po ang medyo, yan. Ano doon, kalbaryo. Tsaka, total, Semana Santa naman, pahabaan nyo yung pasensya ko ninyo sa pag-antay. Alas 6:15 ng umaga, radyo na! TV pa! Dako na ho tayo sa ating Balita Recap. Double Way sa Double V! Balita Recap! Na umpisa tayo, Lunes, Marso 27. Nagbabala ang Bureau of Animal Industry sa posibilidad na magkulang ang supply ng karneng baboy sa bansa dahil sa African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, 10 lalawigan at 48 lungsod ang apektado ng ASF. Sa pagtayo, sinasabing nasa 100 billion pesos na ang naging lugi sa industriya ng pagbababoy sa Luzon pa lamang yan. Ha? At marami ang mga hog raiser ang tumigil at lumipat na po muna sa ibang negosyo. Sa update natin pala, Weng, lahat na rin ng rehiyon sa bansa meron ng ASF, except National Capital Region. NCR. Yan. Samantala mga kapos, itinutulak sa Kamara ang panukala na magbigay ang gobyerno ng one-time, big-time na 10,000 ayuda sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Sa House Bill 7998 ni Tagig Pateros, 1st District Representative Ricardo Cruz Jr., ipinaliwanag na ito ay para maraming pamilyang Pilipino ang makatugon sa hirap na dulot po ng COVID-19 pandemic at mataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Kung maging batas ito, mabibigyan ng ayuda ang pinakamahihirap na pamilya sa bansa, senior citizens, solo parents, mga nawalan ng trabaho sa panahon ng COVID-19 pandemic. Kasama na po dyan ang mga freelancer, chuper at operators ng pampublikong sasakyan, may-ari na maliliit na negosyo, magsasaka, mangingisda, pati po family driver at mga kasambahay. Gayun din ang mga medical frontliners, pamilya ng OFWs at yung mga mayroong national ID. Balita Recap!
Wow, yung mga walang national ID dyan, ha? Ako wala. Baka sumabayan sa senior ID ho ninyo. Bakit may humid ID naman ako, ha? Nung Martes, ito ang balita. Marso 28 ang petsa. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maranasan ang mas mainitong panahon sa pagpasok ng buwan niya ito ng Abril. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius. 48 po ang maranasang init na mga panahon ng particular dyan sa Lawag City, Ilocos Norte, ha. 45 degrees Celsius naman na heat index o yung damang init ho ang posibleng maitala sa Tacloban City. At sa Science Garden naman sa Quezon City, posibleng umabot ng hanggang 33 degrees Celsius ang damang init. Balita Recap. Isinusulong naman ng Department of Finance na kaltasadang kontribusyon ng mga sundalo para sa kanilang pensyon. Ayon po kay Finance Secretary Benjamin Jokno, kailangan gawin ito para hindi mag-collapse ang pension system sa bansa. Ang mga sundalo ay hindi nagbibigay ng kontribusyon para sa kanilang pensyon, kaya ito ay tinutustusan po ng gobyerno mula sa pambansang budget taon-taon. Nilino naman ni Jokno na dahan-dahan ang gagawing pagkalta sa sweldo ng kontribusyon ng mga sundalo. 5% ito sa unang taon, unang tatlong taon. 7% sa susunod ditong tatlong taon o tatlong taon pa nasusunod. Yan. Tapos sa next 3 more years, 9% ang ikakalta sa kanila. Ayun, ako po. Balita Recap. Miyerkules, Marso 29, mas mahabang oras na mawawalan ho ng supply ng tubig ang mga customer ng Maynila Water Services araw-araw. Ito ay dahil hindi na lalawigin pa ang tinatawag na cross portal o sharing arrangement ng Maynila sa Manila Water Company. Ibig sabihin ho nito, mas lalong magkukulang ng supply ng tubig ang Maynila na ipapamahagi sa kanilang customers. Dahil dito humihiling ang Maynila sa National Water Resources Board ng dagdag alokasyon ng tubig. Balita Recap. Iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na ibalik sa Abril at Mayo ang bakasyon ng mga estudyante para makapag-enjoy ang mga ito sa panahon ng tag-init. Ginawa ito ng Senador kasunod po ng pagkahimatay ng 100 estudyante sa Cabuyao, Laguna sa gitna ng fire drill kamakailan. Marami ding estudyante ang nagrereklamo sa sobrang init sa kanilang mga eskwelahan. Sa online survey din ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, lumalabas na 8 sa 10 estudyante ang hindi nakapag-focus sa kanilang pag-aaral dahil po sa sobrang init sa kanilang silid-aralan. Balita Recap. Huwebes, Marso 30, 28 katao ang napaulat na nasawi matapos masunog ang isang pampaserong barko sa Haji Mutamad, Basilan. Ayon kay Commodore Marco Antonio Hines, Commander ng Coast Guard District South, Western Mindanao, lumabas sa inisyal na investigasyon na nagsimula ang apoy sa accommodation area sa second deck ng MV Lady Mary Joy 3. Pero sa ngayon, hindi pa umuno malinaw kung ano ang sanhi ng sunog. Sinabi ni Commodore Hines na hindi naman masasabing overloaded ang barko. Balita Recap. Samantala, ipagpapatuloy po ng Pilipinas sa China pag-uusap para sa posibilidad ng pagsasagawa ng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, posibleng umpisahan ang pag-uusap sa technical level sa loob ng 6 na buwan. Anya, ang China nagmukha na ipagpatuloy muli ang pag-uusap pero tatalakayin lang muna dito ang terms of reference. Iginit naman ni Manalo na gagawin nilang gabay ang saligang batas sa pakikipagnegosasyon sa China. Balita Recap. At kahapon lamang, Marso 31, huling araw ng Marso kahapon, balik na sa old normal ang mga aktibidad ng simbahan ngayong Semana Santa. Ayon kay Father Francis Lucas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, dapat bumalik na sa pisikal na pakikisa sa mga liturhiya tulad ng banal na misa. Anya, naging online o virtual ang mga aktibidad nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil merong emergency. Pero sa ngayon ay wala nang dahilan para hindi bumalik sa simbahan ang mga Katoliko. Balita Recap. Bumaba na ng 10 piso ang farm gate price ng manok. Sinabi po ni Gregorio San Diego, chairperson ng United Broilers Racers Association na UUBRA, na yan ay batay na rin sa kanilang monitoring mula noong March 27. Maging ang itlog, mga kapuso, ayon kay San Diego ay 3 linggo na rin pababa ang presyo. Pero kahit sa sina San Diego,
ay nalilito at nagtataka bakit nananatiling mataas ang presyo ng karne, manok at itlog sa mga palengke. Balita Recap, Double Way sa Double V. Yan ang ating Balita Recap, alas 6.22 ng umaga. Magandang umaga muna sa mga nag-text tungkol sa tokwa. Sabi dito, pag yung daw tofu, malambot. Pero pag yung tokwa, matigas. Firm. Firm. Ano yun? Pero di ba merong tokwa na madaling madurog? Yun yung tofu. Diba? Yun yung tofu. Ginagamit mo ba yung kare sa sisig mo? Sisig. Yun, diba? Gumamit ka ng sosyal na tofu. Yung Korean. Hindi, ang masarap doon pag natuto ka na pag natuto ka na magprito na tender yung loob. Pero medyo firm ang labas. Medyo, tapos sausaw mo sa... salted egg, lagay mo yung salted egg flavor. Ay, sarap. Sa totoo lang. Yung iba naman, hinahalo sa baboy para maging tokwa at baboy. Yeah, ayan. So, di ba, may konting toyo yan. Kasi pag walang tokwa, hindi na tokwa at baboy yun, di ba, Weng? Hoy, sandali, dinadala naman natin sa tawa. Pero marami sa ating mga kababayan na problema sa tubig ko ngayon. Gaya ho dyan sa Maynila, yung mga taga-Imus, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, tsaka Pasig. Dahil ngayong araw, wala hong biro. April 1, simula na ho ng water interruptions. Araw-araw na ho ito. Nako, kawawa naman. At na meron, di ba? So, ang sabi ng Maynila, sisikapin nilang hindi maging 24 oras na walang tubig. Pero bakit ganito? Taon-taon na lang yan ang problema ho natin. Diba? Ibang solution ho dyan. Dami naman tayong ulan. Para sa bansa na napapalibutan ka ng karagatan. Para hindi... Totoo yun eh. Baka naman kailangan na po natin gamitin yung desalination process, di ba? Mahal yung teknolohiya, pero gastusan na natin kasi tubig ay buhay. Kasi ang problema rin naman, pag meron kang teknolohiya, pinagdududahan naman. Baka may dadaan naman, may corruption na naman. Ay, nako naman. Pagbigyan na ho natin ngayon. Hanggat wala, huwag muna tayo magduda, di ba? Kasi kailangan natin, ano gusto nyo, naka-paralyze tayo dahil sa takot natin, di ba? Simula na ho natin yan. Nagka-pandemic na ho tayo, di ba? Eto na. Hintayin nga natin at unang makakausap natin ngayong umaga ang National Water Resources Board ho dyan kasi nitong mga nagdaang araw, urong-sulong. Una ay yung hirit, babawasan daw nila yung alokasyon sa mga water concession Tapos, pagkatapos isang araw, pag-aaralan namin ang dagdagan na natin. So ano ba talaga ang pinal? Ito ba ang solusyon para ho mawala no itong water interruption sa panahon ng tag-init? Di ba, Wim, parang ka-approval lang ng kanilang dagdag singil? Dagdag singil. Di ba kasi nagkaroon ng rate rebasing every 5 years yun naka-schedule na sila at alam ko nagkaroon na ng series of consultations ang MWSS Regulatory Office o RO para doon sa kanilang petition for sa rate rebasing. At alam ko na aprobahan yun. Staggered unti-unti ang pagbibigay ng increase. Meron pa silang refund ngayon. Refund pa, nagpapatuloy pero parang ramdam nyo ba yung may refund? Actually, maliit yung refund. Kaya maliit dahil marami naman talaga. Million yung bibigyan nun. Dahil sa concession area lang ng dalawang concessionaire, ibig sabihin Manila Water at Maynila, sangkater ba tayo naghahati sa kanila supply? Ngayon, di ba ngayong linggo, ang inaprubahan ng Pangulo, yung pagbubuo na ng Office of Water Management. Ang dami na ho nating mga opisina para lang magkatubig, para makainom mo tayo na malinis na tubig. And then, tataka ako, bakit kailangan pa ng ganong klase ng tanggapan? Bakit? Sang katerba na po ang matanggapan natin na may kaugnayan sa tubig? May MWSS, may... MWRB, MWSS. May luwa ka pa para sa local water utilities, diba? Tapos natiling interrupt, maraming interruption, mahal pa. At yung hope natin, nung sinapribado natin ang MWSS, nung panahon ni dating Pangulong Ramos, ay... Pag alam mo naman ang aim ng privatization mapamura, maging maganda ang serbisyo, di ba? Natupad po ba? Nangyari ba 'yan? Yan ang magandang tanong, natupad ba? O walang nagawa ang taong bayan diyan? Hindi, sumunod na lamang, yan ang diktaho nila. Yan ang presyuhan. Tanggapin mo na lang. Privado So pag privado, may negosyo. Totoo ka diyan. Alas 6:26 na ng umaga, partner. Wala pa ata si Executive Director National Water Resources Board na. Hintayin natin muna. Ay, samantala ito. Sandali. Double Wang, magandang umaga. Binabati ho tayo sa Australia. Hi, hello. Si Hermie Kulabat, ang Kalamba, ay nakikinig rin sa atin, nanonood. Salamat. Sa Basilan rin pala, sabi dito,
Although mamaya ho konti ating makakausap rin ng Coast Guard. Mm-mm. Pero yung napansin ng iba, kung saan ho nadala yung barko, sa isla. Oo. Although may trahedya ho yun, pero napansin nila, makita may magandang isla. Ang ganda ng isla yun. Tabok Island ba tawag nun? Oo. Ang makikita mo yung trahedya. Yun pero lang. Pero pag tinignan mo yung background, napakaganda ng isla na yun. Diba? O, sabi ni sana ano yun, maging available para yun sa ma-enjoy ng mga Pilipino. Kaya lang, takot magpunta ng Basilan. Yun lang. Yeah, dahil baka security may issue naman. Pa. Pero ang balita ligtas na ho. Peaceful anyway, no, doon sa lugar niyo. Babalikan po natin mamaya ang panayam natin kay Director Sevilio David Jr., Executive Director po siya ng NWRB. Yan. Pansamantala, break muna tayo. El ora ho natin, mga kapuso. El ora. 27 minutos na. Makalipas ang alas 6 ng umaga, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Double way sa double V. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Way sa Double B! Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Alam nyo ba, merong uri ho ng langaw ang inaalagaan. Hoy, pinaparami pa nga eh. At pinagkakakitaan sa Babalak at Pampanga. Kung ang ibang langaw ay pinandidirihan at pinapatay dahil sa pamimeste ng mga ito, ang tinatawag ho na Black Soldier Fly ay pinapakinabangan pa
Black Soldier Fly. Sa katunayan, si Ronald James Bayang ay nag-aalaga ho ng Black Soldier Fly at kinokolekta ang itlog ng mga ito. Ang itlog nito ay hinihintay na maging larvae o larva na pwedeng gawing feeds o patuka sa manok tsaka itik, ha? 45 pesos per kilo ang halaga ng malalaking larva ng Black Soldier Fly. At hindi lang yan, dahil ang kanilang dumi ay pwedeng gawing abono o organic fertilizer, ha? At ang halaga nito ay umabot sa 500 pesos kada 45 kilos. Alam niyo ba, isang Pinoy po ang nakapulot ng mamahaling relo sa Japan. Napatunayan ng Pinoy na si Chris na talagang may pera sa basura dahil sa tambakan na itinapong gamit niya napulot ang mamahaling relo. Si Chris po araw-araw na naghahalungkat ng mga gamit na itinapon ng mga may-ari sa Japan para mamulot ng mga mapapakinabangan pa. Dahil dito niya nakuha ang lumang relo, inuwi niya pa ito sa Pilipinas. Naipost niya sa social media ang relo at may nagalok sa kanya na bibilhin ito sa halagang 150,000 pesos. Dahil dito ipinasuri niya ang relo at dito niya nalaman na original Rolex pala yung kanyang napulot at maayos pa ang makina nito. Sa pagtaya po na sumuri ng relo dahil dekalidad ito, maaaring may pa itong tumagal ng kahit hanggang 100 taon at pwedeng maibenda ng 300,000 pesos. Alam niyo ba, nagawa ng ilang siyentista sa Harvard University sa Estados Unidos na patandain ang itsura ng mga daga. Kanina langaw, ngayon daga. At muling pabatayin ang mga ito, pinangunahan ni Dr. David Sinclair ang pananaliksik at tinutukan ng team nito ang epigenome ng mga daga. Ang epigenome ay nagbibigay umano ng instruction sa mga cell na magkaroon ng iba't ibang function sa organs. Nagawa umano ni Dr. Sinclair na i-manipulate ang DNA ng batang daga at nagkakaroon ito ng senyales ng pagtanda gaya ng pagputi ng mga balahibo at pagpayat. Ang mga napatandang daga ay sinilalim sa gene therapy at nai-reprogram ang instructions sa kanilang cells kaya napabata ang mga itong muli. Dahil sa resulta ng pag-aaral, sinabi ni Dr. Sinclair na ang aging o pagtanda ay maihahalin tulad sa corrupted software na pwedeng i-reboot para maibalik ang kabataan. Alam niyo ba, nakalikha po ang ilang Chinese na estudyante na isang device na pwedeng makahalikan ng isang tao. Ang aparato na ito ay may labi na gawa sa silikon at may sensors na kayang tularan o gayahin ang diin, galaw at temperatura ng halik ng user nito. Para mapagana ang aparato, ikinakabit ito sa charging port ng smartphone, saka paaanda rin sa pamagitan po ng isang app. Pwede daw ito para sa mga taong may ka-long distance relationship. Sa W. Alright, balik ko tayo. Hindi pa nasiyahan sa video call. Kailangan pa meron pa iba daw yung may feel. Ah, kita mo yan. Ito na, seryosong usapan mga kapuso. Issue ng tubig. Nasa linya na natin si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Dr. David, magandang umaga po. Kami po si Weng and Weng. Double Weng sa Double B TV. Hi, sir. Apo, no? Magandang umaga, Double Weng. Yes, sir. Weng at Mr. Weng. Yan. Good morning, sir. Pasensya na sa maagang pang-aabala. Nabalitaan namin, dinagdagan nyo na yung isusupply na tubig para sa Manila Water at Maynilad. Opo, no? Sa kahapon po kasi, nag-decision ang Board of Directors ng NWRB, no? Na dagdagan po ang alokasyon ng tubig para sa buwan ng Abril, pero ito po ay limitado mula po April 1 to 15 muna, na mula po sa 48 cubic meters per second ay ito po ay maging 50 cubic meters per second po. Effective po ng April 1 hanggang April 15 po. At dahil po doon ay patuloy naman po nating i-review, no, itong kasalukuyang alokasyon. At dahil po kasi ang request nila is 52 cubic meters per second ng dalawang buwan, no? But ang board po ay binabuting 50 cubic meters po muna, pero patuloy po ang pagre-review ng board para po sa kanilang request na ito. Sa ngayon po, Dr. David, ano ang level ng tubig ng Angat Dam? Ang level po ng Angat Dam sa ngayon ay nasa 202, halos nasa 202 meters po ang level niya, no? Ito po ay masasabi nating nasa normal na operating level at masasabi po natin na
mas mataas ito, no? Nasa mga unang mga taon, no? Kukumpara po. Pero dahil na po ito pong may advisory po tayo, no, ng El Nino, ng PAGASA, kaya po kahit nasa komportabing level ang GovDams na ngayon, ay minabuti po na kailangan talaga natin tingnan at considerin na may nagbabadyang El Nino, kaya kailangan po natin i-manage ang kasalukuyang supply po na kayong bakdyasang GovDam. Nung isang, partner, nung isang araw, Dr. David, medyo nag-urong-sulong inyong tanggapan. Dahil ang unang plano ay gusto nyo nga bawasan pa muna eh. Mm-hmm. Tapos ngayon, pinagbigyan nyo yung hiling. Ito ba ay wala ho talagang magawa ang pagkuna ng ibang supply ang Maynila at tawag rito ng Manila water. Ha? Kundi dyan lang ho sa Angat kasi binabantayan natin yan in preparation para sa El Nino. Para, Lamesa Dam ba hindi available sa kanila? Di ba pinagkukuna din po yun ng tubig? Opo, pero hindi po ganun kalaki ang Lamesa Dam. Kaya nga po, ito pong karagdagang request ay isa pong dahilan na medyo mababa din po ang level ng tubig sa Lamesa Dam. At gusto rin po sanang mapunuan dyan kasi pagkagaling po kasi ng Angat Dam, ang tubig ng Angat ay pumupunta po yan sa Ipo at papunta po yan yung iba po papunta sa Lamesa Dam. Opo. At kailangan din po kasi maganda ang level ng tubig sa Lamesa Dam para po maganda ang daloy o pag kumukuha po ng tubig papunta po sa mga customer po ng konsesyonaryo po. Ngayon, ang mangyayari ho dyan, syempre, 16 na araw yung pinagbigyan ho ito, dagdag na alokasyon. Hindi ngayon, pinagbigyan yung 2 months eh, no? At least 16 days. Pero yan sa 16 days na yan, medyo may kalakihan rin na magiging bawas dyan kasi NCR ang susupplyan yan. Ano yan? Anong pwedeng pantapal naman ho sa nawalang tubig dyan sa Angat? Ayun po, no? Ang isa nating titignan dyan eh, yung mga naghahanda po tayo, kagaya ng mga deep wells po na pwede mapagkuna ng karagdagang tubig. At yung pong tubig dito po sa mga treatment facilities, dito po sa mga Laguna Lake, ay pwede pong makatulong yan. At meron din pong mga deep wells dyan sa treatment facility, dyan po sa may Marikina Basin, no? So, hindi po kalakihan itong mga to, pat sa tingin po natin, kahit paano po ay makakatulong, no, dito po sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. Ibig sabihin, yung mga nabanggit nyo, like yung mga deep well, lahat isusupplyan doon sa dam? Hindi po. Direkta pong pagkukunan yun. No? Hindi naman na, direkta nila. Hindi na po pupunta yan sa Angat. Bakit hindi yun na lang ibigay sa kanila ngayon? Last resort ang mga deep well, di ba, Dr. David? Opo, mas maganda po sana yung mga yan, hindi basta-basta ginagamit, no? At standby po, no? At kailangan lang natin magamit. Kung maaari po sana, no? Mas maganda kung sa damo na manggaling ang tubig. At ito po mga deep wells ay pang, ano po, no? Pang, tawag natin, para pangtapal, no? Doon sa kakulangan. Kaya nga po, ito po ay sinatawag natin mga standby deep wells po, no? At pero sa ngayon po, dahil maganda naman po ang level ng Angat Dam sa ngayon, kaya kailangan po talaga natin i-manage at dahil may nagbabadyang El Nino, para naman po mas mabigyan ng seguridad yung pangailangan natin kung sakali pong magtutuloy itong El Nino. Yung 2 months po na hinihingi ng Manila Water at saka ng Maynila, bakit hindi po pinagbigyan? Ay, sa ngayon po, ay nga po, no, dahil nga rin po sa El Nino at kailangan din po nating paghandaan. At sabi nga po, ngayon po kasi patuloy pa rin, no, yung pagre-review, no, ng allocation po. At tingnan po natin, no, itong sa mga susunod na araw kung ano po magiging sitwasyon, no, doon po sa dam at patuloy po natin re-reviewin yan yung ano po yung outlook ng PAGASA, no, kung may mga talagang pagkalapon natin masusing pag-aralan, no, yung mga kung ano po ang mangyayari, no, itong mga susunod na buwan bago po natin makapag-desisyon ang board kung paano po talaga kung talagang pagbibigyan po yung mga request nila. Eh ngayon, ito ho, pinagbigyan nyo na for 16 days. Dapat ba ay itigil na rin yung interruption? Kasi may supply na eh, may sapat na eh. Pwede bang pansamantala ay ituloy na? Wala nang interruption ngayon kasi araw-araw yung anunsyo eh na may interruption sa mga lugar na sineserbisyuan ng Maynila. Siguro po, itanong po natin sa WSS yan pero umasa po tayo, hindi naman siguro po biglaan, no? Kasi
yung mga yung lamesa dam nga po at ipodam ay kinakailangan po din po ng panahon para makarecover po. Doc, ganito po, yung sa Manila Water at saka sa Maynila, pinag-aaralan nyo pa kung sakali po na mapapagbigyan ulit sa hinaharap. So pwede pang ma-extend yung pagdaragdag ng supply ng tubig sa kanila? Ayun po, andun po lang po yung posibilidad no, na ma-extend po to. Pero mas sa ngayon po ay mas rinireview po ng board no, kung paano po ang magiging sitwasyon sa kasalukuyan. Kasi nga po, ito pong malaking bagay din po itong nagbabadyang El Nino okay. na kailangan natin paghandaan. Yung mga irrigation po natin, hindi pa kailangan na bawasan ang supply ng tubig sa ngayon? So ngayon po kasama yan sa nire-review po ng board. No? Mm-hmm. At ito po kasing irrigation sa kasalukuyan ay nasa terminal drainage na. Kasing masasabi, no? So terminal ano po? Terminal? Terminal drainage po. Yung sa malapit na po sila mag-ani, no? Nasa pag-ani na po sila, no? So hindi na po sila ganun kalaki ang pangailangan nila. Yun, at nire-review rin po ng board yan na kung kasakali po, baka di na masyadong ganun kalaking kailangan nila, ay posible rin pong adjust yan. Okay. Doon po sa level ng tubig ngayon ng Angat Dam, medyo mataas siya, di ba? Nasa comfortable level tayo. Pero kasi simula pa lang ng tag-init, may papasok pang El Nino at probably tatagal siya ng hanggang first quarter ng 2024. Yung level po ng tubig ngayon, nakikita nyo ba yan ay aabot sa crisis level ulit? Or sasapat po siya hanggang matapos ang El Nino? Yan po kasi yan po ang isa pa rin nating minomonitor no at sa lukuyan po no masabi nga natin nasa normal operating level siya at mataas po siya sa mga ibang taon na naranasan po natin ang kung sa summer po ang pinag-uusapan natin at mga itong particular panahon ng tag-init sa tingin naman po natin ay sapat yan no at kaya lang po kasi sabi nga natin itong El Nino ay hindi may posibilidad pa po no may posibilidad na magkaroon ng El Nino ang sabi po ng PAGASA pero ganun pa man ay kahit hindi pa talaga po sigurado na darating yan eh. Pero kailangan rin po talaga natin paghandaan. Okay. De, linawin ko lang baka hindi ko lang nakuha eksakto yung sagot ninyo Dr. David. Yung mahabang oras na walang supply ng tubig ngayon, mababawasan ba yan ngayon na pagbigyan na ho ng NWRB ang hiling na dagdag alokasyon? Ano po mababawasan yung ano yung po? Oras o ng water interruption kasi ngayon maraming lugar ang walang tubig mga hindi yata sa kanila yun eh yung kay ang pero, WSS pero yata. Yan ang layunin di ba dadagdagan niyo para tama po yun no? tama po yun ang ano natin is mag-improve po no yung serbisyo para po sa mga kababayan po natin at yan po ang minomonitor natin kung ano po magiging epekto itong kasalukuyan pagkaragdagan po. Okay, alrighty. Sige po. Dr. David, Doc, salamat thank po. You ha. Maraming salamat din po. Salamat, sir. Dr. Cedillo David Jr., Executive Director, National Water Resources Board, NWRB. Pasensya na, dun sa mga hindi magandang weekend nung ngayon. Diba? Dahil mainit, alapan tubig. Haba-haba. Pero bago natin puntahan ang isa nating inabala ulit ngayong umaga, thank you, Rear Admiral Armand Balilo. Happy birthday lang kay Ma'am Anna Lee mula sa iyong hubby na si Sir Eugene. Ma'am Anna Lee, happy birthday. Yeah. Ito hindi nagbe-birthday. Pero araw-araw natin siyang naririnig, di ba? Dahil kailangan natin siyang makuha ang mga paliwanag ng Philippine Coast Guard. Ben. Nasa linya ho natin, ha? Rear Admiral Armand Balilo, ang spokesperson ng PCG Philippine Coast Guard. Ganda naman ang intro. Yeah. Admiral, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Good morning po. Happy Saturday sa inyo dyan. Happy Saturday. Sir, paghahanda po muna ng Philippine Coast Guard para sa inaasahan nating dagsa ng mga bakasyonista ngayong Semana Santa. Opo, bukas ay naka-heightened alert na ang lahat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, lalo na yung ating mga operating units nationwide. Ang kasama po rito ay ang ating mga security at safety personnel. Sa security ho, nandyan po yung ating mga sea marshal, yung harbor patrol, at maging din po yung mga quick reaction team natin. Samantalang sa safety po, yung ating mga safety inspectors na manggagaling po sa mga Coast Guard stations at mga substations para po mag-monitor at mag-inspect ng compliance ng lahat ng mga barkong papalaon.
Opo, Admiral, ito lang. Kasi nitong mga nagdaang buwan, gaya ho ng oil spill, ha, at saka itong trahedya nung isang araw sa Basilan, hanggang saan ang ginagawang pagbabantay, pag-i-inspect ng Coast Guard sa mga barko para masigurong unang-una seaworthy, tapos yung mga gamit sa loob, yun, ay safe, gaya ng mga aircon na tinitingnan ng dahilan yung nasunog na barko dyan saka sa Basilan. Saka lahat ng protocol ay nasusunod. Opo. Sir. We are more on the documents compliance sapagkat ito yung nakaatang sa amin. Opo. Yung mga barko pagka ito'y lumalayag na ang presumption dito ay seaworthy dito sapagkat dumaan ito sa masusing pag-inspect ng marina bago ito nabigyan ng prangkisa. So sa amin, kami ang last na pupunta dun sa barko. Ang isa sa mga priority namin, katulad nitong mga season na ganito, ay yung excess passengers. So, titignan namin kung halimbawa punong-puno yung barko, paalisin natin yung mga tao at isasakto lang natin yung bilang. Pangalawa, yung mga documents, kung yung mga certificates ba ng barko ay updated at yung mga certificates ng crew ay updated po. Opo, kaya talagang inaakit nyo yun, yung barko. Iniikot yung lahat ng sulok ng barko. Opo. Sa inspection ho ng tao ay tinitingnan talaga natin. Pero kung yung mga tatanungin nyo kami, kung yung gamit ng barko, yung seaworthy, binaho namin yan. Okay. Yung pong mga cargo, Rear Admiral? Hindi rin. Para inspeksyonin yung pagkatali ng cargo. Yes. Binibigay natin yung responsibility sa master ng at crew ng barko. Pati yung mga weight niyan, yung bigat ng karga. Okay, kung sakto doon sa tonnage. Kung kami gagawa niyan, baka dalawang araw na, hindi pa nakakalit. Okay, so para lang tiyakin ninyo yan, bago nyo bigyan ng go signal, siguradong sakto ang laman. Sa tao, hindi po tayo papayag. Yes. Sapagkat alam mo, Wing, yun ang mga naging problema natin, yung overload. Yes. Na mga barko, nagiging sanhiyan, masyadong marami at siksikan po sa mga pasilyo, mga kabina, at yan ay may instruction po si Admiral Abu sa lahat ng mga stations natin na i-check mabuti yung mga pampasaherong barko. Paano yung po binabangga yung bilang sa manifesto? Yung manifesto ba na-check yun, Admiral? Alam mo, Weng, madaling ma-check kung overloaded o hindi. Oo. Kasi makikita mo naman kung halimbawa sobrang ng tao. Opo. Vis-a-vis, of course, yung manifesto. Yung manifesto po ay sinasubmit sa amin ng captain. Ngayon, kung may duda kami, talagang bibilangin namin ni Jesse yan. Otherwise, kung may manifesto at kalahati lang naman yung laman ng barko, pinagpapalagay namin na safe na yung bilang ng tao. Pero, Admiral, kayo umaakyat pag lahat na on board na, kumbaga handa na tayo para maglayag, pero ang last na gagawin ay pag-inspect ang Coast Guard o sa simula pa lamang? Ng mga tao, pagka talaga pong ititignan natin at kakausapin natin yung master at tatanungin natin sila kung ready na sila. At may oath naman po yan, may pinapile silang papel at kanilang sinasabi na seaworthy at maayos po ang kanilang paglalayag. Dito po sa nangyaring trahedya sa Basilan, may mga kasamang namatay, ha? Mga miyembro ng militar, army, may mga PNP pa, no? Paano yan? Sila ho, wala sa manifesto, di ba? Pero alam ko po, may separate list yung mga security personnel. And i-check lang natin kung paano. Kasi merong, alam mo naman dyan sa bandang biyahe ng Sambuanga, Tuhulo, may mga security talaga tayong nilalagay dyan. Sa amin, sa Coast Guard, meron kaming Sea Marshal, may mga army din, may mga police. Alam mo naman ang sitwasyon dyan at yun ang ayaw nating maging, maging problema. Ang tinitingnan lang natin, alam ko merong ibang listahan yung mga security personnel, hindi sinasama yan doon sa passenger manifest. Admiral, ganito po, kahapon iba-iba yung figures na lumabas ng mga nasawi doon sa insidente sa Basilan. Merong Coast Guard official nagsabi sa amin, panayam ni Joel Rezubel, 28 instead of 29 original na ulat. Pero lumabas din po, talagang 29. Ano po talaga yung final na death toll doon sa insidente? Oo, ako rin ho, nung una ay 28 sapagkat 10 yung unang nakitang biktima ng drowning. Okay. Pagbunod. Pero later on, naging 11 siya, kaya po siya naging 29, plus po yung 18 na charred na nakita dun sa mga kabina. So talagang 29?
29 po. 29. Okay. Yung figure natin as of this morning. Sa ngayon po ba nailabas na mula doon sa barko yung lahat ng mga labi? Kasi ang balita namin dati ay nahirapan po na baka kasi daw mag-rekindle pa yung apoy. Oh, hindi pa po. Sapagkat ayon po sa Bureau of Fire Protection based dun sa report na natanggap namin, meron pa hong panganib na sumiklab yung mga ibang kabina at tinitiyak muna nila na talagang secure na. Fire out na talaga at wala nang usok bago nila talagang pasukin pa. Alam natin na isolated case ito mga ganitong kaso, Rear Admiral, pero paano ba mape-prevent ito? Yung sunog sa barko sa gitna ng karagatan. Buti ito ano eh, maraming iligtas kasi naisadsad sa isang napakagandang isla sa Basilan. Alam mo, Weng, itong mga kung mapapansin nyo, itong mga nakaraang mga insidente sa karagatan, prior pa 2 years bago pa mag-pandemic, meron tayong mga barko na nasunog, bandang Real Quezon, alam ko dalawa yan, ano? Opo. Yung kasing structure ng barko at yung kanyang, alam mo naman, yung engine, yung electrical, dapat po ito ay palaging minimaintain ng may-ari at nagdadaan sa mga masusing pag-review. No? Kami naman po sa Coast Guard, may mga inspection kaming ginagawa pero sabi ko nga sa inyo, yung presumption ng regularity na ito'y pagpinayagan po ng marina, ito'y na-dry dock, ito'y na-inspect at ito'y bago payagan ay meron pong kasiguraduhan na lahat ng mga kanyang mga sistema ay maayos. Kaya pong meron lang panahon na may nasusunog na barko na maari din po sa build niya at maari din po sa siguro sa tagal na nung electrical ng kanyang barko. Pero ito naman sa Basilan, nihintayin natin yung report. Bagamat wala tayong nakitang indikasyon na merong mga foul play dito, ang ganda po na matapos yung investigation. Kung ito man ay dahil sa kanyang sistema, halimbawa po sa electrical, magandang malaman natin yung basihan. Ano bang trato dito sa mga barko, Rear Admiral? Kung halimbawa mag-check ka na electrical nito, para Bureau of Fire din ba yan? O mayroong separate body na nag-check specifically sa electrical parts ng barko? Ang trato ba dyan ay parang bahay din? Oo, parang kasi ang pabago i-submit yan sa marina, na check po yan ng mga safety inspectors ng marina, wala po kaming hand dun sa seaworthiness ng barko kapag ito'y nag-a-apply ng trust. Opo, ayun. So marina talaga ang nag-check na lahat ng aspeto nito. Ayun. Opo, opo. Okay, linawin ko lang konti yung sinasabing 29 na sakay na nasunog na MV Lady. Na namatay doon sa insidente. Yan ho, physical na nakita na ho talaga, no? Yung mga bangkay nila. Opo, yung labing isa ay na-recover. Tapos yung 18 ho, base po sa body count ng, alam mo, charred body. Opo. Medyo sunog na pero na physically parang nakakount pa. Base po dun sa mga indication. Pero, at 15 po yun, base po dun sa report ng Bureau of Fire tsaka ng Coast Guard dun sa area. Yung balitang meron pang mga kabina ang hindi pa nabuksan dahil nga sa peligro. May laman kaya totoo. Yun? Totoo yun, Weng. Ang kailangan lang natin dito ay makita yung mga kabina today at para malaman natin kung may mga laman pa ito. Alright. Pero sana wala na. Okay, bago ka namin pakawalan, Rear Admiral, save naman po ang biyahe. Kasi sabi ko nga kahapon, sa kausap namin si PPA General Manager Jay Santiago, baka nagdulot ng takot sa mga kababayan natin na magbarko itong insidente. Alam nyo, isolated itong nangyari, pero hindi tayo magpapakampante. Mm-hmm. Lahat po ay gagawin natin para masigurado na safe and secure yung mga kababayan natin na makakauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Mm-hmm. Ang lagi po pong sinasabi ay planuhin niyong mabuti yung inyong paglalakbay hanggat maaari. Kung meron akong isang bingbiseng, huwag matulog lahat. Palagi pong yung mga announcement ng mga crew ng barko, dapat palagi po natin napapakinggan yung mga signages sa ibinabasa, yung mga exit points tinatandaan, ang location po ng life jacket at life raft ay dapat pong alam natin. Okay, so yung mga basic po, tapos yung
wala ng mga likido na maaaring makapaminsala, lalong-lalo na po yung mga flammable material na you know, na hindi mo alam, baka yun ang maging sanhi ng sunog ng barko. Huwag na pong dalhin at yung matutulis na bagay. Tsaka, Admiral, lumagpas naman doon tayo sa panahon na may mga banta-banta pang nakukuha. Mga... Wala naman po kayo na mamonitor na anumang banta ngayong Semana Santa sa biyahe ng mga barko natin, Rear Admiral. Wala naman po, pero tayo talagang nag-iingat at hindi tayo napapakampante nga. Binalagay natin yung mga sea marshal natin. Opo. Mintan, umihingi pa tayo ng augmentation sa PNP at sa Mindanao. Kasama po dyan yung armed forces. Opo. Alright. Alright, salamat po. Sir, maraming salamat ha. Weng, salamat. Thank you, sir. Sa panahon din po. Yan. Ingat po kayo lagi. Si Rear Admiral Armand Balilo, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Gusto ko yung weng-weng. Parang weng-weng lang. Parang wang-wang parang talaga. Parang nasa daan. Ay, nako. Ambulansya lang eh. So safe ho ang bumiyahe sa mga barko. Isolated case naman. Pero gusto ko yung paalala niya ha. Kung kayo'y pamilya na babiyahe, dapat may gising sa inyo. Tama. Pagtulog ang marami. Tapos makinig sa advisory ng barko. Yun din na mahirap eh, di ba? Gusto mong bumiyahe ng komportable, hindi mo maiwasan, dapat pala may isa sa inyo, dapat gising. Dapat may gising. Magrelyebo po kayo kung mahaba ang biyahe. Di ba? Eh, katulad sa aeroplano, may nagbabantay. Pero sa lahat ng mga nagbabantay, yung mga crew naman ho niyan, sana sila rin ho'y gising ha. Totoo. Pag mong nagbabarko ako, may gising ako. Pero mga 3 hours na biyahe lang yung pauwi na Marinduque. So madaling gising ka. Di ba? Pero kung halimbawa 6 hours ang biyahe mo, ibang usapan yun. Eh lalo na pag galing Maynila tapos ang barko ka papuntang Mindanao. Yan. Ang haba nun. Kinabukasan diba? Minsan 24 oras pa. So ingat ho sa mga biyahe ho ninyo mga kapuso. Happy birthday muli kay Mau de la Cruz. At magandang umaga sa mga taga Fit Pad. Magandang umaga sa inyo. Happy workout lang Papa Franz ha. sa aming bunso si April sabi ni Daddy and Mommy. Wow. April Boncahe. Simon Samson naka-monitor sa atin ho. At happy anniversary daw sa mga Wangsters. Thank you sa inyo. Bye-bye. Chairman Danilo at Secretary Glo. Thank you. Happy birthday kay Jay Silva ulit at kay Father Elmer Sumile. Bueno, El Bonita Rowena Weng Salvacion. May paturo ka pa. El Bonito Weng de la Peña. Dito lang po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta. Siyempre. Gracias, Senyor. Y adios, mga kapuso. Double Weng sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B. Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B. Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B. Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B.
Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras alas 7:02 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ngayon po'y araw ng Sabado, unang araw sa buwan ng Abril, taong 2023. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iaatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, malaking bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG at auto LPG. Epektibo ngayong araw, pero dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo nakaamba naman sa susunod na linggo. O plan biyaheng ayos para sa ligtas na pagbiyahe sa mga paliparan, pantalan at terminal ng bus sa Semana Santa, lalo pang binaigding. Bilang ng mga namatay sa sunog o sa nasunog na barko sa Basilan, umabot na sa 29. Ilang lugar na sineservisyuhan ng Maynilad, aabot sa 19 na oras na walang supply ng tubig sa loob ng 2 linggo. Isa sa hinihinalang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo, hawak na ng mga otoridad. Apela ng Pilipinas laban sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga kaso ng pagpatay kaugnay sa gyera kontra droga. Buhay pa ayon kay Solicitor General Menardo Guevara. Suspect sa pagpatay sa estudyante ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite na si Queenie Lian Daginsin. Tukoy na! At ilang health protocols laban sa COVID-19, mahigpit pa rin ipatutupad sa mga simbahan sa Semana Santa. Ito ang Super Balita sa Umaga! Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, easterlies o mainit na hangin na nagmumula sa Dagat Pasipiko ang nakaaapekto ngayon sa Visayas at Mindanao. Dahil dito asahan sa Mindanao ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Mindanao. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa maaaring makaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dahil sa hangin mula sa silangan at localized thunderstorms. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Magandang balita mga kapuso, Cathy. Nagpatupad ng malakihang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang mga kumpanya ng langis. 9 pesos mga kapuso, 9 pesos and 20 centavos, 20 centimos ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Petronas Felix Petroleum. Katumbas ito ng nasa 100 piso na bawas singil sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ang Solane may rollback din na 9 pesos and 18 centavos sa kada kilo ng LPG. Samantala, 5 pesos and 14 centavos naman ang rollback ng petrol sa kada litro ng auto LPG, habang 5 pesos and 15 centavos kada litro sa auto LPG ng Phoenix Petroleum. Samantala, may nakaamba namang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo sa kasagsagan ng pagbiyahe kaugnay ng Semana Santa. Ayon kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nasa piso kada litro ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina, habang sa diesel at kerosene, mababa ang tsansa na magkaroon ng pagtaas. Pero kung sakali hindi ito lalagpas sa 50 sentimo kada litro. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, National Capital Region o LTFRBNCR sa mga terminal para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga bus ngayong Semana Santa. Kabilang sa sinilip ng LTFRB ay kung valid o epektibo pa ang driver's license ng mga tsuper, gayon din ang prangkisa ng mga bus. Tiningnan din nila kung maayos ang ilaw at busina ng mga bus. Siyempre, dinadatnan sila ng dilim sa daan, so dapat working po lahat. Ang tinig ni Gilbert Sanchez, inspektor ng LTFRB-NCR. Samantala, pinalawig na ng LTFRB ang visa ng mga prangkisa ng jeepney sa deadline para mag-consolidate sila
o sumali sa mga kooperatiba o korporasyon kaugnay ng modernization program. Sa bagong memorandum circular ng LTFRB mula sa dating March 31, 2023, pinalawig ang deadline hanggang sa December 31, 2023. Super Radio DZBB, Bantay! Biyahe. Inaasahang aabot sa 1.2 milyong pasahero ang daragsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX hanggang sa 10 ng Abril ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX. Dahil yan sa mas maluwag na travel restriction kumpara po noong mga nakaraang taon dahil sa pandemya. Sa ngayon, may mga fully booked ng biyahe sa PITX para sa Holy Week. Pinakakaunti na lamang ang natitirang ticket papuntang Bicol sa mismong Huwebes Santo, April 6. Maubos na rin ang ticket papuntang Bicol sa Martes at Miyerkules. Marami pa naman ang biyahe papuntang Laguna, Batangas, Quezon at Baguio City. Sa mga bibiyahe papuntang Visayas at Mindanao, pinakamabili rin ang ticket para po sa araw ng mga Martes, Miyerkules at Huwebes Santo. It will be really tough, ano, kung talagang wala kang advance booking, din mag-walk-in ka lang. But of course, there will be some chances pa rin naman na makakuha ka ng ticket. Ang tinig ni Jason Salvador, tagapagsalita ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ang Super Balita sa Umaga. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Kasi mga kapuso, mga pasaherong pauwi na sa mga lawigan, patuloy ang pagdating sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ikaw lang magbigay ng detalye. Jomer Apresto, magandang umaga. Magandang umaga, Kuyang Emil. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasaherong pauwi ng mga lalawigan dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ilan sa kanila, susulitin na ang mahabang pahinga kaugnay ng pagunita sa Semana Santa. May ilan din na nagbakasyon o may iniskaso lamang dito sa Metro Manila at piniling maagang bumiyahe pauwi para maiwasan ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Ayon kay Zenia de la Cruz, inagahan talaga nila ang pag-book ng biyahe papuntang Aklan para hindi mahirapan ang kanilang nanay. Kaugnay niya, napansin din natin dito na marami na ang mga bumibili o nagpapareserve ng biyahe sa mga ticket booth. Ayon sa pangasiwaan ng PITX, inaasahan na aabot sa 1.2 milyon ang kanilang mga pasahero hanggang sa 10 ng Abril. Samantala, idagdag ko lamang yung datos naman kahapon dito sa PITX ay umabot sa mahigit 94,000 pasahero mula yan kahapon. At ang inaasahan naman na ngayon ay mas marami ang pasaherong darating dito sa naturang terminal. Yan ang sitwasyon at live mula dito sa PITX. Ako si Jomer Apresto at GMA Super Radio. DZBB dapat. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Samantala, pagdating ng mga pasahero sa Araneta Busport sa Quezon City, matumal pa. Detalye mula kay Luisito Santos, LA. Patumal pa ang dating ng mga pasahero dito sa Araneta Busport sa Cabos, Quezon City ilang araw bago magsimana Santa. Sa ngayon, ayon din sa mga gwardiya na nagbabantay dito, normal pa yung dating ng mga pasahero na ang karamihan regular na umuwi ng probinsya tuwing ganitong panahon ng weekend. Kakaunti lang kasi mga bumibiyahe mga bus at destinasyon ngayon dito sa Araneta Busport kumpara doon sa Araneta, sa dating Araneta Bus Terminal at bago pa magpandemya. Kabila sa mga biyahe rito ngayon ay mapatungo ng San Fernando, Dau, Angeles City, sa lalawigan ng Pampanga. Gayun din na itong patungong Tarlac, Calamba, Santa Cruz, sa Laguna, Batangas City Pier, Lucena, Lipa at San Juan sa lalawigan naman ng Batangas. Kaugnay na ito, nagbigay naman daw ng special permit ng LTFRB para makapiyahe ang ilang mga bus na kabanatuan dito sa Araneta Busport. Samantala, paalala naman ang pamunuan ng terminal sa mga pasaherong bibiyahe ngayong Semana Santa na iwasan pa rin magdala ng mga ipinagbabawal na gamit upang hindi mahabala sa kanilang pagbiyahe gaya ng mga armas, mga flammable materials, illegal na droga, at yung mga buhay na hayop. Ako, sinubisito sa ato sa GMA Super Radio DZBB. Dapat, totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Samantala, kaugnay pa rin ng pagbiyahin na ninyo, mga kapuso, ngayong Semana Santa. Alamin po natin ang sitwasyon sa mga expressway naman, Emil. Kati, kahapon lamang ay meron ng mga kapuso tayong bumiyahe, ha? Kahapon, araw ng Biyernes, inunahan na. Nung gabi, matraffic na eh. Matraffic na. O sige, ako tayo update. Sige, Kat, go ahead. Alamin natin ang sitwasyon. Nasa linya po natin si Robin Ignacio, Senior Traffic Manager ng North Luzon Expressway. Magandang umaga sa iyo, Robin. Welcome po sa programa, sir. Good morning po. Good morning. At kamusta na po ba ang sitwasyon sa NLEX ngayon at yung iba pang expressway natin na hawak din ng NLEX? Opo, sa ngayon po ang NLEX at saka STX ay...
masasabi nating wala pa pong pagdagsa ng traffic. Bagaman meron pong pagpila ngayon po sa ating mga cast lanes dito sa papasok sa expressway, dito sa aming Balintawak Toll Plaza at saka Mindanao Toll Plaza. Ito ay pangkaraniwang Saturday volume po natin. Talagang pinakamarami po yung nagbabiyahe po ng Sabado. At tuloy-tuloy po pa norte, meron lang din pong volume na pa-exit po dito sa ngayon sa San Fernando northbound. At hanggang sa makarating po tayo ng pa-exit, maluwag naman po ito. At hanggang doon sa dulo ng pinaka-north na toll plaza po natin sa may Tarlac sa Exitex, wala naman po tayong mahabang pagpila. Ganun din po yung ating traffic na pabalik po dito sa Metro Manila. Wala pa rin po tayo na mo-monitor na pagdagsa ng ating mga kababayan dito papasok ng Metro Manila. Sir Robin, estimate nyo ho sa mga behikulong daragsa riyan sa mga susunod na araw, sir? Opo, mula po kahapon hanggang Martes po, ano po, yung inaasahan nating pagbalik po ng ating mga kababayan na magbabakasyon at mag-observe ng Holy Week. Tinataya po natin na tataas po ng 10% to 15% yung ating daily average volume dito sa NLEX at sa STX. Mula sa pangkaraniwang araw po na 350,000 vehicles po yung dumadaan. Mm-hmm. At anong araw po uli yun? Yung inaasahan yung pinakadagsa po, yung magiging talagang matraffic sa ilang bahagi niyan? Opo, inaasahan po natin na hapon po ng Miyerkules, lalong-lalo na po at na-announce po na ang ating government offices ay wala na pong pasok ng hapon ng Miyerkules. So inaasahan natin na dadami na at dadagsa po yung ating mga bebyaheng mga kababayan hanggang ano na po yan, gabi ng Miyerkules. Pero inaasahan pa rin natin na mas marami pa rin po yung bebyahe ng umpisa ng madaling araw po ng Huwebes hanggang hapon na din po ito ng Huwebes. Yun po yung uwian po ng ating mga kababayan. Yun naman pong balikan, naasahan po natin na Sunday po, Easter Sunday, meron na po tayo mga kababayan pabalik. Pero inaasahan natin na mas dagsa pa rin po yung hapon po ng Lunes hanggang umaga ng Martes. Kasi wala po tayong pasok. I mean, non-working holiday po yung Monday. So yun po yung inaasahan natin na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ano pong paghahanda, Sir Robin, ang ikinakasa ng ating pamunuan, sir? Opo, umpisa po kahapon na nagdagdag na po kami ng deployment ng mga patrol, toll tellers, traffic marshals, sa mga security. In fact, may 1,000 po yung dinideploy po namin mga personnel namin. At ganun din po na yung ating mga roadworks, wala na po tayong lane closure umpisa po kahapon hanggang April 11 na po yan. So open po lahat yung ating lanes. Kasama na po dito yung Candava Bayad kung saan tuloy-tuloy may ginagawa mula pa po noong July last year. Ngayon po ay mabubuksan po natin lahat. Nabuksan na po actually lahat yung ating lanes sa magkabilang direction. At ganun din po na sa dagsaan na na-identify po natin, mag-implement po ulit tayo ng free towing po para sa mga class 1 na vehicles hanggang nearest exit mula 6 a.m. po ng Miyerkules. Miyerkules Santo po yan, April 5 hanggang April 11 po ng 6 a.m. para mas mabilis po yung pag-clear natin ng insidente at hindi na po sila makaabala sa daloy ng traffic. Mm-hmm. Paalala nyo na lang po dun sa ating mga motorista na dadaan dyan sa NLEX. Opo, yung ating paalala ay mainam pa rin po talaga na may check nila na naka tamang kondisyon ng kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magda-drive. At ini-encourage pa rin po natin na dapat mag-RFID na po sila. At yun po, kung may RFID, mainam talaga na kailangan siguro po nila na may sapat na load yung kanilang RFID. So ngayon pa lang po, kung yung mga may RFID, nagkakaroon sila ng concern, pwede na po nilang pa-check yung ano para ready na po pag kinamit po nila ito. Pagbiyahe nila ng Holy Week ay mas maayos po yung daloy ng kanilang pagbiyahe. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Robin Ignacio. Have a blessed weekend, sir. Salamat po. Good morning po. Good morning din sa iyo, mga kapuso, ating pong nakapanayam. Si Ginoong Robin Ignacio, ang Senior Traffic Manager ng North Luzon Expressway. Ito ang Super Balita sa Umaga. Super Radio DZBB. Bantay. Biyahe!
Dama na ang pagdagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ng mga pasaherong bibiyahe ngayong Semana Santa. Ayon sa mga tauhan ng Airport Police, halos 23,000 na ang mga pasaherong umaalis sa bansa simula pa noong Miyerkules. Inaasahang darami pa ito ngayong unang araw ng Abril hanggang sa April 6, Miyerkules Santo. Nakahanda naman ang Manila International Airport Authority o MIAA sa dagsa ng mga pasahero. Nakapwesto na rin ang mga assistance desk sa mga terminal at dinagdagan din ang tauhan ng security at law enforcement. We're preparing for the surge because we expect around 1.2 million passengers that will use our terminals. It will go until next Monday because, you know, we have a really extended Holy Week this year. So the preparation is both in terms of the manpower, in terms of the equipment. Yan po si Ginoong Brian Go, ang Senior Assistant Manager o General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA. May mga nakahanda ring malasakit kits sa mga pasahero sakaling magkaroon ng delayed flights at may mga nakaantabay ring medical personnel para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. Paalala naman ng MIAA sa mga pasahero na maglaan ng 4 oras para sa international flights at 3 oras para sa domestic flights. The past few days and weeks, we've seen that the lines could get long sa immigration at nakipag-ugnayan naman po tayo sa office nila Commissioner Tansinko. Maganda po ang relasyon natin sa kanila at sila po ay nag-commit na mag-deploy ng mga pagdagdag na immigration officers. But apart from that, we're also increasing the number of desks. Ang tinig ni Brian Co, Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Kumpirmadong tauhan ng Bureau of Immigration ang inireklamong nangikil umano sa isang seafarer o tripulante para eskortan siya at hindi mapababa sa eroplano. Ipinakita ng biktima ang mga text message sa mga litrato ng kausap na agente kay Immigration Commissioner Norman Tansinko. Nakumpirmang tauhan ng immigration ang inireklamong nanghingi ng 150,000 pesos para palusutin ang pasahero sa mga immigration counter. Ayon pa sa ahensya, dapat pinayagan na ang biktima sa pangalawang tangkang pag-alis dahil kumpleto na ang hinihinging dokumento. Inirefer na sa NBI ang seafarer para umusad ang reklamo. Huwag niyong iatras. Sa ngayon, araw-araw nang niraraffle ang immigration counter assignments para hindi masabi kung saan counter papupuntahin ang mga kinikikilan. Nanindigan naman ng Bureau of Immigration na mahigpit talaga ang ginagawa nilang pagbabantay para pigilan ang human trafficking ng mga Pilipino. Ito ang Super Balita sa Umaga! Samantala mula airport, mga kapuso, tungo naman tayo sa mga pantalan. Alamin po natin ang paghanda sa mga pantalan. Nasa linya po natin si Attorney Jay Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority o PPA. Magandang umaga po sa inyo, GM. Welcome sa palatuntunan, Attorney Sir. Magandang umaga po, Ma'am Cassie at Sir Emil, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong Sabadong ito. Ramdam na po sa mga airport yung dagsa ng mga pasahero. Kamusta naman po sa ating mga pantalan? Well, pareho rin po, Ma'am Cathy, no? Dagsa na po, na-monitor na po natin, at dagsa na rin po yung mga kababayan natin sa mga pantalan na babiyahe po, no? Ngayong Holy Week. At ready na din po ang mga pantalan natin. Tayo po sa nailatag na po sa mga pantalan yung offline biyaheng ayos, bahagi po ng offline biyaheng ayos na Semana Santa po ng Department of Transportation. Naka-heightened security alert na po lahat ng security personnel natin sa mga mga pantalan po natin, that is 130 terminals po nationwide, ano? At lahat po ng leave ng mga kawani natin sa operation sa PPA simula po April 3 hanggang April 10, suspended na po yan dahil gusto po nating masigurado na meron po tayong 100% full manpower complement during the travels po ngayong Holy Week. Yun pong mga malasakit health desk po natin sa mga pantalan, operationalized na din po yan at handa na pong tumulong yung pong mga tatao natin dyan sa malasakit health desk sa kung ano man pong kailangang assistance po ng mga kababayan natin. GM, sa Expressway, Martes at Miyerkules ang inaasahan nilang dagsa ng mga kapuso nating bibiyahe. Diyan po sa inyo, sa PPA, anong araw po ang inaasahan ninyong pagdagsa lalo ng ating mga kababayan, sir? Well, Sir Emil, simula po kahapon, talagang mataas na po yung passenger traffic, ano? At maski hanggang kanina pong umaga ay nagsisidatingan na din po lalong-lalo na po dito sa
Port of Batangas. Ang binabantayan po kasi talaga natin, lima pong top 5 yan, ano, yung Port of Batangas, Port of Calapag, sa Iloilo po, sa Guimaras, at saka doon po sa Samal Island, ano, sa Babac. Ano po yan? And then, magkakaroon po yan, dagsana naman po yan pagdating po ng Wednesday next week po, para bumiyahe po ng Huwebes Santo, at bago para umabot po sila ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. GM, yung pong airport, nag-abiso na sa mga pasahero. Sabi nila, dapat po 4 oras. Pag international flights, 3 oras. Kung local flights, nando na sila bago yung kanilang biyahe. Sa mga pantalan po, ilang oras po bago ang biyahe, dapat nando ng pasahero? Naku, mabuti po at nabanggit nyo, Ma'am Cathy, ano, na analong-lalo na po dito sa mga kababayan natin dadaan sa Port of Batangas dahil may iba pong sistema na ini-implement ngayon po yung mga shipping lines dyan po sa Port of Batangas. Suspended po muna sa ngayon yun pong advance booking, ano, or yung bibili ka ng ticket for a later date, at saka suspended din po yung online ticketing nila. Ang sistema po ngayon dyan ay first come first serve, at kailangan po pipila ka muna para makabili ka ng ticket para sa kasalukuyang araw, ano. So inaabisuhan po namin yung mga kababayan namin, lalong-lalo na po yung mga dadaan dyan sa Port of Batangas, na sa katulad po sa airport, yung 3 oras, hindi po kakayanin yun dahil sa airport po 3 oras may ticket ka na sa lagay na yon. Pero dito po, siguro mas magbigay pa po tayo ng sapat na allowance pa kung ilang oras pa po, more than 3 hours, para bumili pa po ng ticket. Na i-consider po natin doon yung pagpila pa po, pagbili ng ticket, at dahil nga po first come first serve, medyo i-manage po natin yung expectation natin na baka hindi po tayo makakuha ng ticket ayon sa oras na gusto natin bumiyahe. Baka po ma-move yung pagbiyahe natin dahil nga po sa dami din ang buwang bumibili at pumipila. Mm-hmm. Ito po yung sa Port of Batangas, pero yung iba pong mga pantalan natin, meron naman po advance booking. Sa ibang pantalan po, yes, Ma'am Cathy, may advance booking naman po. Inaalaw naman po dito lamang po sa Port of Batangas dahil nga po doon sa dami po nung pumipila. GM, kamustahin lang namin ni Cathy yung sitwasyon po dyan sa Matnog, Sorsogon, yung mga tumatawid patungong Allen Northern Samar. Yan po yung kadalasan nagiging problema, di ho ba? Pipila yung mga bihikulo dahil ho congested yung port. Meron ho ba kayong ginawa na rito, GM, sir? Well, ang problema po kasi dyan, Sir Emil, yung pong sa Matnog port, ang nagiging problema po dyan, unang-una, medyo kulang po talaga, no? Yung mga numero ng barko na bumabiyahe simula po dyan sa Matnog papunta pong Northern Samar. Ngayon, nakipag-ugnay na po tayo dyan doon sa mga shipping lines at sa Maritime Industry Authority na kung pwede, lalong-lalo na po ting magkakaroon po ng peak travel schedule, ay magdagdag po sana ng mga barko. Ngayon, ang nagko-compound nga po dyan doon ng problema doon po sa pila ay yung pong doon sa labas po ng pantalan ay yung pong mga fixer po, no, na nagpapalusot o nagpapasingit sa mga pila. At yan naman po ay na-address na po doon sa sa bagong sistemang inimplement po ng Provincial Government of Sorsogon, na nagkaroon po sila ng blue lane doon na naging mas maayos na po yung pila dyan. But as it is, dahil nga po kulang pa rin po yung numero ng biyahe ng mga barko, ay talagang mahaba pa rin po talaga ang pila dyan sa Matnog. GM, yung pong mga bawal dalhin, ano po yung mga bawal dalhin ng mga pasahero na sasakay po ng mga barko? Unang-una po, yung mga kababayan po natin babiyahe po, no, bago sila bumiyahe at may plano po silang magdala ng whether lime o kaya yung process po na either chicken or pork, siguraduhin po nila na yung kanilang pupuntang destinasyon ay pinapayagan po na magdala doon ng mga papasok po na either chicken or pork. Pero dahil may mga destinasyon po, may mga probinsya na pinagbabawal po yan dahil iniiwasan nga po yung pagkalat ng bird flu or nung ASF. Ano? So kung bawal po doon sa papuntahan nilang probinsya, makikita naman po nila sa mga social media pages po yan ng probinsya pupuntahan nila. Wag na lang po nilang dalhin kasi yan po sigurado kukumpiskahin po yan ng Bureau of Quarantine sa kanilang pagbabiyahe. Also, kumaari po siguro dahil nga marami ang tao, mahaba ang pila,
ay baka pwede po na travel light na lang sila, no? Huwag na silang magdala ng masyadong maraming gamit. At yun pong mga pinagbabawal na nagamit, katulad po ng matatalim na bagay or mga armas, huwag na po sila magdala dahil makukumpiska lamang po yun. GM, kaugnay ito sa vessel na nasunog dyan po sa Basilan, bagamat batid po namin na hindi po kayo ang direktang nangangasiwa sa mga barko. Ang PPA po, meron po ginagawang hakbang dito para kahit pa paano, naku, huwag naman ho sanang maulit. Ano ko? Go ahead, sir. Well, madagdag ko po din sa sinasabi ko kanina, huwag na din po sila magdala ng mga flammable materials. Po, no? Lalo na yung halimbawa pagbibitbit po ng LPG tank, huwag na po silang magdala doon dahil yun po ay kukumpiskahin din. Tayo po, nakikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Coast Guard at sa Marina para siguraduhin po na yung on the part of the Philippine Coast Guard na wala pong overloading na nangyayari, tamang bilang lamang po na mga pasahero ang pinasasakay ayon po doon sa lisensya ng barko, at ang Marina naman po to make sure na yung seaworthiness po nung barko bago po ito maglayag. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, GM. Have a blessed weekend, GM, sir. Maraming salamat din po, Sir Emil, Ma'am Cathy, at may you have a blessed weekend and a blessed Holy Week din po. Maraming salamat po. Ingat po. Mga kapuso, ating pong napakinggan si Attorney Jay Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority o PPA. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Patok na pasyalan, Cathy, mga kapuso sa South Cotabato. Inaasahang daragsain ngayong Semana Santa. Aba, ang sarap ng sinigang sa pakwan dito na tilapia. Alam ba yan ni James Blessis ng Super Radio Jensen? Ikaw na nga magbigay ng detalye. Magandang umaga. Yes, magandang umaga, Emil at Cathy. Inaasahang daragsain ang isang pasyalan sa South Cotabato na patok sa mga mahilig sa mga magagandang tanawin. Mag-relax o di kaya sa mga may gustong magnilay-nilay, lalo na ngayong paparating na Semana Santa. Makikita ito sa may barangay Lina na Tupi, lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Brent Tamayo, ang tourism officer ng nasabing bayan, mararating ang nasabing lugar mahigit kumulang isang oras mula General Santo City at maglalakad ka ng 15 to 20 minutes mula Paanan, at mararating muna ang tuktok ng nasabing bundok kung saan makikita ang nakakamanghang tanawin mula sa itaas. Isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong dinarayo di umano ang nasabing lugar tuwing Semana Santa ay dahil sa tatlong krus na nakatayo sa mismong tuktok nito. Dagdag pa ang apat na krus na nakatayo di kalayuan sa ibang bahagi ng bundok. Sumisimbolo umano ito ng pag-asa sa mga taong may matinding na dinaanan ng pagkasubok sa buhay ayon pa sa pahayag ng isang deboto. Dagdag pahayag ni Tamayo na inasahang aabot sa 3,000 to 5,000 katao ang akyat ngayong Semana Santa upang makisaya kasama ang kani-kanilang mga pamilya at kaibigan. At sulit, Emil at Cathy, dahil 50 pesos lamang ang entrance fee. Oh, mura. Apo si Jim. Mura. Yes. Oo, napakamura, Emil at Cathy. Kaya subukan nyo naman ang South Cotabato na pasyalan. Oo naman. James, yan, yung video na pinadala mo dito sa ating base, napakaganda ng tanawin, ano ha? Talaga makakapag-nilay-nilay ka eh. Oh, at makapag-relax ka din, Emil, kasi nasa tuktok ka ng bundok eh. Ay, hindi ba mahirap akyatin yan? Ay, hindi naman, Cathy, kasi kung nasa baba ka na, nasa paanan ka na, isa 15 to 20 minutes walk lamang paakyat. Tapos pag-akyat mo doon, kung nandun ka na sa itaas, marami ng mga lugar doon or marami ding mga place na pwede ring matambayan. Tapos side trip na James sa Lake Cebu para doon sa sinigang na pakwan. Yes. Sinigang na tilapia sa pakwan. Emil at Cathy, hindi lang sinigang at pakwan, yung tilapia. Yun na, ang binabanggit ko. Masarap. Ang daming luto rin eh, di ba? Three-way, may four-way. Anyway, yes, go ahead, Cathy. At ako'y nagugutom na, James. At saka ang mura, 20 to 30 pesos lamang. Yan, talaga naman. Abot kaya. Okay, maraming salamat. Ako si James Plessis ng Super Radio Jensen, nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo! Ito ang Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, ang Super Balita sa Umaga tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, ay napapakinggan na rin po nationwide sa pamamagitan ng mga Super Radio Stations sa buong Pilipinas. Oras alas 7:30 na ng umaga, radyo na! Double B TV pa! Courtesy na! Disiplina pa!
Super Balita sa Umaga. 7:34 ng umaga, balik tayo sa balitaan. Tayo'y radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Posibleng abutin ng ilang araw ang retrieval operations sa mga labi ng mga biktima ng nasunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan. Batay sa tala ng Philippine Coast Guard o PCG, sa 29 na nasawi, 18 ang nasunog habang 11 naman ang nalunod. 7 tao naman ang patuloy na hinahanap. Samantala, nagpapagaling pa sa Zamboanga City Medical Center ang 50 nakaligtas na nasa pangangalaga ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Only 15 seconds, sunog na lahat. First and second floor. Pag tumagal ka pa ng 20 seconds, pati ikaw sunog na. Around 16 feet ang taas ng barko. Talagang pagdating mo sa dagat, tapos mabasag ka pa doon. Aspiration pneumonia dahil sa beer drowning, no, sa pagkalunod. Maraming nainom na tubig, pumasok sa baga. Superficial partial thickness, flare burn. Ang sunurang tinig ni Sajid Adil, isa sa mga nakaligtas na pasahero, at ni Dr. Shadrina Sarapudin, tagapagsalita ng Zamboanga City Medical Center. Sinabi naman ng mga otoridad na hindi overloaded ang barko at walang indikasyon ng paranabotahe o terorismo. Patuloy rin ang investigasyon sa dahilan ng sunog sa barko. Sinecheck natin mabuti yan kung ito ba yung sistema ng barko na naging dahilan o baka may flammable material na naiwan dun sa area at kaya sumiklab. Ang tinig ni Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ilang pulis at sundalo ang nakapagligtas ng mga pasahero sa nooy nasusunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan. Kwento ng bagong police officer na si Police Lieutenant Ricardo Juhan sa GMA Integrated News, kampante siyang sumakay sa barko dahil ilang beses na niyang dinaraanan ang rutang tinatahak nito. Pag-alis ng barko sa Zamboanga Port, agad umano siyang natulog at nagising na lang na nagkakagulo na sa buong barko. Hindi ko na rin po makita yung paligid ko. Sobrang dilim na. Tas yung usok, itim na rin po. Bumalik ako sa may bedding ko. Tas kinuha ko yung life jacket ko. Tas tumalon na lang din po ako. Ang tinig ni Police Lieutenant Ricardo Juhan, karamihan anya sa mga pasaherong tumalon ay walang suot na life jacket. Kaya marami ang nagpanik sa gitna ng madilim na laot. Nagsisigaw rin po kasi ako. Sabi ko, huwag kayong magpanik. Ganito ganyan. Tas ina-advisean ko na rin po sila. Sabihan ko, iba rin yung maong pants. Tapos kung anong position yung sa paglangoy yung gamitin, backfloat, ganun po. Ang tinig ni Police Lieutenant Ricardo Juhan, mga mangingis daw mano ang unang sumaklolo sa kanila hanggang sa dumating ang iba pang mas malalaking bangka kung saan lumipat ang ibang survivors. Gusto na umano sanang bumalik sa pampang ng rescue boat, pero si Juhan ay nagdalawang isip. 7 hanggang 8 tao ang direktang nailigtas ni Lieutenant Juhan na nagawa umano niya dahil sa training sa Philippine National Police Academy. Naisip ko po na marami pa pong kuan, pwedeng masalba po, tapos pwede pa namin makita. It's either patay or buhay. Nagstay pa po kami ng 1 hour or so dun sa may laot. May isa pa na buhay na nakita po kami habang ginagawa yun. Tapos unfortunately, may 6 po kaming na-recover na casualty po. Tatlong bata po, tapos tatlong matanda. Ang tinig ni Police Lieutenant Ricardo Juhan, sentimiento lang ng police, hindi niya naramdaman ang mga crew ng barko. Personally po, nagising na lang po ako sa nagkakagulong tao. Ni alarm po, wala pong tumunog na alarm. Walang prior instruction, wala po talaga. Ang tinig ni Police Lieutenant Ricardo Juhan, depensa naman ang may-ari ng barko, ginawa ng kanilang mga tauhan ang lahat ng kanilang makakaya. The crew extended everything, they did everything in their power in order to check on the passengers. Unfortunately, due to the thick smoke, due to the fire, hindi na nila makita lahat. But I assure you that they did everything they can in their power. Ang tinig ni Attorney Hash Ibrahim, abogado ng Allison Shipping Lines. Samantala, mas humaba pa ang oras ng kawalan ng supply ng tubig ng mga customer ng Maynilad simula po ngayong araw. Mula po sa dating 10 oras hanggang 19 na oras ng mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite. Kabilang sa mga apektadong ng mas mahabang water interruption hanggang April 16 ay ang mga sumusunod na lugar: Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Imo City sa Cavite. May water interruption din sa ilang bahagi ng Maynila, Valenzuela, Caloocan, Malabon, Bacoor City sa Cavite, Kawit, Cavite, Noveleta, Cavite at Rosario, Cavite.
Makikita sa mga social media account na Maynilad ang kompletong schedule ng water interruption. Mahigit ano na po eh, 1 million connections na po yung affected nito. So halos buong concession na po. Bali mula po yan sa Caloocan sa norte hanggang pababa po sa Cavite sa south. Ang tinig ni Jennifer Rufo, pinuno ng Corporate Communications ng Maynilad. Pinagbigyan ng National Water Resources Board o NWRB ang hiling ng Maynilad at ng Manila Water para sa dagdag na alokasyon ng tubig. Ayon kay Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB, mula sa 48 cubic meters per second, itinaas ito sa 550. Itinaas ito sa 50 cubic meters per second, epektibo ngayong araw, April 1 hanggang April 15. Ikinonsideraan niya ng board sa kanilang desisyon ang apelan ng mga water concessionaire upang maiwasan din ang pagpapatupad ng mga water interruption. This will allow the La Mesa Dam and Ipo Dams to recover at a more comfortable level and address some of the water supply issues of Metro Manila. Ang tinig ni Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB. Ipinaliwanag ni David na kailangan pa rin isa-alang-alang ang pagtaya ng pag-asa na posible ang El Nino phenomenon ngayong taon. Patuloy umano nilang pag-aaralan ang sitwasyon kung ipagpapatuloy ang alokasyon sa Maynilad at Manila Water. Sa ganito kasi sitwasyon, kailangan din po natin tingnan at maging cautious tayo. No? Mm-hmm. Itong maganda pong i-manage natin sa kasalukuyan, no, yung supply natin, para naman po kung sakali po na magtuloy-tuloy, no, itong nagbabadyang El Nino, ay sa tingin po ng NWRB, may sapat pa rin po tayong supply ng tubig. Ang tinig ni Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Battery Energy Storage System o yung BESS, BESS sa Bayan po ng Libay sa Bataan. Ang BESS site na ito ng San Miguel Global Power ay kayang magbangko ng nasa 1,000 megawatts ng kuryente at kayang mag-supply ng kuryente sa higit 300,000 na bahay. Pwede rin itong gamitin para mag-imbak ng kuryenteng inilalabas ng mga windmill o solar farm para sa panahong mahina ang hangin o araw. Will we be able to generate sufficient, reliable, and clean energy, leading to more affordability of energy and of course generate jobs for our people, green jobs in the process. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa San Miguel Corporation, kapag gumagana na ang karamihan sa mga BESS ay maaaring tumatag ang kuryente sa grid na nangangahulugan din ng mas murang kuryente. After 1,000 megawatt is running, you will see the impact. But once 5,000 megawatt is going, ang laking tipid niyan. Baka 3 piso per kilowatt hour ang baba niyan. Ang tinig ni Ramon Ang, Presidente at CEO ng San Miguel Corporation. Ito ang Super Balita sa Umaga. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Tungkol pa rin sa dagsa ng mga pasahero ngayong paparating na Semana Santa, nasa linya po natin si Ginong Brian Co, Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority. Magandang umaga po sa inyo, Ginong Co. GM, welcome po sa Palatuntunan. GM? Hello? Hello? Hello, magandang umaga. Po. GM, magandang umaga po sa inyo. Naririnig niyo po kami? Naman. Medyo mahina ang signal ni GM. Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon. Gusto sana natin kamustahin. Talagay ko, Kat, ang mga kababayan natin, nariyan na rin sa airport. Ano ha? Nagsisimula na rin silang dumagsaryan. Oo, dun sa ulat kanina, ramdam na daw yung dagsa ng mga pasahero. Ito ang isa natin. Philippine Ports Authority sa PPA. Yung kapusin natin si Tony, dumagsa na dun sa airport. Kasama ba si Tony? Nakalive siya ngayon. Ikaw ba kailan? Local lang. Ayan na. Kati, ikaw na. Nasa linya natin si GM Brian Co ng MIAA. Magandang umaga po muli. Welcome po muli sa ating palatuntunan. GM, magandang sir. Umaga po. Naririnig na po ba? Malinaw na po ngayon kumpara kanina. Go ahead, Kati. Sorry po. Oo, naramdaman na daw po yung dagsa sa airport ng mga pasahero. Kamusta po ngayon ang sitwasyon doon? Kahapon po naramdaman na natin na medyo dumami na ang mga pasahero dahil Friday kahapon, so we had around 126,000 passengers po yesterday that we processed in NAIA. At we expect naman po talaga tuloy-tuloy ang pagdagsa or pagpupunta ng ating mga
biyahero at ang mga manakay, both arriving and departing. For the 10-day period po, in-expect natin around 1.2 million passengers will use NAIA. And so far naman, everything's okay. As of yesterday, even up to the last flight, we're monitoring. Lahat naman po ng pasahero sa last wave natin sa Terminal 3 ay nakasakay sa kanilang aeroplano. At although medyo kumaba po ang mga pila, of course, we're properly monitoring it. At meron pa tayong mga programs in place para wala yung mga pasahero po natin, matulungan natin at umabot sila sa kanilang mga flights. Mm-hmm. Pag ganito po, ang karami yung mga pasahero, aasahan po ba namin na magkakaroon ng mga delay sa mga flight? Well, as much as possible lang po, kung wala naman pong problema ang mga aeroplano, walang mechanical issues, kompleto naman po lahat ng mga resources na deployed, katulad ng manpower at ang mga support equipment at support personnel that are needed for the flight, so wala naman tayong inaasahan na major delays. Yesterday, actually, we still recorded a very healthy on-time performance, around 78% on-time performance. It means 78% of the flights that arrived and departed are on time, despite being the busiest. Usually Friday po is the busiest day in terms of the number of flights sa ating NAIA. GM, anong araw po inaasahang kakapal pa ang bilang ng mga bibiyahin nating mga kapuso? Actually, apart from today, we're expecting po the pinaka-peak natin would be on Wednesday. Kasi yan po talaga yung huling araw ng trabaho. This week, it's Wednesday. In fact, government offices are already there. I'm sure the private sector, marami din dyang maaga magpapauwi, and marami ding may mga travel plans. So Wednesday and Thursday could be the busiest sa mga outbound, meaning departures, at sa arrivals naman natin, it would be around Sunday and Monday po, dahil Monday is a holiday po. Mm-hmm. Paalala nyo po, dun sa mga pasahero po na lilipad mula sa NAIA. Opo, ang paalala po natin sa mga pasahero na kung maaari during this peak season po, itong Holy Week, agahan natin ang pagpunta sa airport. Kung kaya po, 3 hours at least for international flights and 2 hours at least for domestic flights. At may mga airline naman po tayo na nag-open ang kanilang check-in counter ng mas maaga. So makipag-ugnayan po tayo or tignan natin yung mga Facebook pages ng airline na sasakyan nyo, dahil nakita naman po namin na nag-post na sila. Like some airlines open as early as 6 or 5 hours ahead of their departure time. Para po mas maaga ang pagproseso sa pasahero, mas maaga rin po tayo makakasok sa ating pre-departure area para iwas din tayo sa stress natin kung last minute tayo mag-join sa mga pila natin sa security at pila natin sa immigration. Okay, maraming salamat po sa inyo, GM ko, at magluluto pa yata po kayo. Bakit? Mm-hmm. Ano lutuin nyo, sir? Tatlo ho kami rito. Oh, have a blessed weekend. Ikaw naman, Kati. Have a blessed weekend. Have a blessed weekend and have a blessed Holy Week, GM. Hindi, magluluto daw kasi ng breakfast si GM. Eh, ano nga? Para doon sa kanyang pamilya. Ano nga ang ano? Sige na. Ikaw na. Okay. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Samantala, nasa linya rin po si Ginoong Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Corpus. Welcome sa programa, Sir Julius. Yes, good morning po, Ma'am Cathy and Sir Eric. Isang magandang umaga po sa inyo. Sir, Emil. Okay na sana. Emil naman. Emil, wag naman Eric. Okay na ho sana yung batin nyo eh. Emil o, Emil. Thank you, sir. Emil. Thank you, Sir Emil. Pardon me. No, no problem, sir. Magandang umaga po. No problem. Kati. Oho. Sa lahat ng aking mga kasamahan, no? Dito sa DZWP. Sir, kamusta po ang paghahanda na ginagawa ng TRB dito sa inaasahang dagsa ng mga motorista ngayong Semana Santa? Last week pa po, ma'am, we already started preparing for the Holy Week trek, ano po, at yan po'y bunsod din ng kautusan ng ating DOTR Secretary John Bautista na ilatag muli yung operand biyahing ayos sa heightened alert status for Semana Santa and summer vacation. Officially, it will start tomorrow, but nagkaroon na po tayo ng preparasyon last week pa upang matugunan ang posibleng pagdagsa ng ating mga kababayan na lalabas ng Metro Manila itong parating na Holy Week. Mm-hmm. Ilang pasahero po ay motorista ang inaasahan po natin? Ma'am, we expect po a 10 to 15% increase sa number of motorists that usually na dumadaan sa ating mga expressways at
yan po ang ating binibigyan ng pansin ngayon. Katunayan, kagabi, medyo nagkaroon po ng surge, but it was just the usual Friday evening payday traffic na naranasan natin. Ngayon pong araw na to, maasa po kami, sana naman meron ng magsimulang magsibakasyon na. Anang sa ganon, ma-evenly spread yung traffic natin throughout the week at wag namang maging mahaba at marami ang dadagdan ng traffic itong inaasahan nating Miyerkules ng hapon hanggang Webes ng hapon po ng parating na Linggo. Opo. Sir, si Eric po. Este, si Emil po. May palawagan po kayo sa mga bibiyahin nating mga motorista, sir. Sir Emil, opo. At ma'am, we wish to paalalahanin sana ang ating mga motorista na bago naman po kayo lumarga sa inyong paglalakbay, pakicheck nyo naman pong mabuti kung nasa maayos na kalagayan ng inyong mga sasakyan, pati na rin po ang ating mga magmamaneho ng mga sasakyan na mga kanilang pangangatawan at kaisipan ay nasa maayos ding kondisyon. Nang sa ganon, maiwasan po natin ang hindi kanais-nais na mga insidente dito sa ating mga expressway. Sana po ay sumunod tayo sa batas ng trapiko habang tayo naglalakbay. At yun naman pong wala pang RFID, kung pwede magpakabit na po kayo ng RFID, nang sa ganon, mas mabilis po ang paglalakbay ninyo sa transaksyon ninyo dito sa ating toll plaza at hindi na humaba dito sa cash lanes. Huwag din nyo pong kalimutan na mag-load ng inyong mga RFID. Nang sa ganon, hindi rin kayo maantala pagdating nyo sa toll plaza. Okay. Pwede po. Kami po yung laging nandyan ng ating mga toll operators na nagsipaghanda na po na kung may sakaling mga hindi ka nais-nais na mangyari sa inyo, iaagaran po kayo mabigyan ng assistance. Nang sa ganon ay maging maayos, ligtas, mabilis at komportable po ang paglalakbay ninyo dito sa ating mga expressways itong darating na Semana Santa. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Corpus. Have a blessed weekend, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng ating kasamahan sa DCWB at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Isang magandang umaga po sa lahat. Mga kapuso, ating pong nakapanayam si Ginoong Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Ito ang Super Balita sa Umaga. Alas 7:52 na po ng umaga, radyo na. Double B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.
Super Balita sa Umaga. Naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga main player sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing ng 99% ng naresolba ang kaso dahil sa pagkakaaresto sa suspect. Sinabi ng kalihim na naaresto ang suspect habang nagtatago sa labas ng Negros Oriental. Wala namang ibang binigay na detalye si Secretary Remulla kung ito ba ay politiko o isang dating sundalo maliban sa ito'y naaresto sa loob ng bansa. Ang suspect ay kinilalaan niya ng byuda ni Governor De Gamo na si Pamplona Mayor Janice De Gamo. Natukoy na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakakilanlan ng suspect sa pagpatay sa graduating student ng De La Salle University, Dasmariñas sa Cavite na si Queen Lian Daginsin. Kinilala ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang suspect na si Angelito Erlano. Natunto na rin ng PNP ang bahay ng suspect kung saan natagpuan ng mga police ang mga gamit ng biktima. Ayon naman kay Police Colonel Red Maranan, hepe ng PNP Public Information Office, dati nang naaresto ang suspect sa kasong robbery. Dahil dito, nananawagan ng PNP sa publiko na tulungan sila upang matunto ng kinaroroonan ng suspect at mabigyan ng justisya ang biktima. Samantala, aabot na sa 1.1 milyon pesos ang pabuya ng pamahalaan sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Erlano. Matatanda ang natagpo ang patay at may 14 na saksakang computer science student na biktima sa loob ng tinutuluyan nitong dorm sa Dasmariñas City sa Cavite. Buhay pa rin ang apela ng Pilipinas laban sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga patayan sa gyera kontra droga ng pamahalaan. Ito ang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara sa panayam ng Damangahan's interviews bilang tugon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nabigo ang apela ng bansa. Ayon kay Guevara, buhay na buhay pa ang apela ng bansa at sa katunayan ay maghahain pa lamang ng tugon dito ang ICC prosecutor sa susunod na linggo. Maging ang mga grupo na mga biktima ay maghahain pa lamang ng kanilang komento sa April 17. Matapos na masubmit lahat yung mga pleadings na yan, no? At saka palang matatawag na submitted for decision yung appeal. And as a matter of fact, pwede pa nga na magpatawag ng oral arguments. Yung appeals chamber. It's a long process. It's still there. It's still pending. Ang tinig ni Solicitor General Menardo Guevara. Mga kapuso, Kathy, nakahanda na ang pamunuan ng simbahan ng Quiapo sa mga aktibidad sa Semana Santa Viva. Bagamat mas maluwag na ang COVID-19 restrictions ngayon, hanggang 80% na lamang ng kapasidad ng simbahan ang papayagan at patuloy ding ipatutupad ang health protocols. We still observe minimum, at least the minimum physical distancing measures. Kailangan pa rin pong magsuot ng face mask. Ang tinig ni Father Earl Valdez, tagapagsalita ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Sa kalit na prosesyon, motorcade muli ang gagawin sa pag-ikot ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno. Paalala pa na simbahan sa mga deboto, magdala ng tubig at payong. Oras-oras ang misa, mula po Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Mula yan, alas 4 ng madaling araw, 4 a.m. hanggang alas 12:50 ng tanghali, 12:15 after lunch. At mula alas 3 ng hapon, 3 p.m. hanggang alas 7 ng gabi. May pabasa rin, simula Lunes Santo, Senakulo sa Miyerkules Santo at Siete Palabras sa Biyernes Santo. Samantala, sa Sacred Heart Parish Shrine naman sa Quezon City, walang ipatutupad na limitasyon sa kapasidad ng simbahan pero dapat magsuot pa rin ng face mask. Pinayuhan naman ng simbahan ang mga magbibisita iglesia na gamitin ang pagkakataon para lalong mas mapalapit sa mahal na Diyos Ama. Ito ang Super Balita sa Umaga! Balikan po natin ang headlines. Malaking bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG at auto LPG. Epektibo ngayong araw pero dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Nakaamba naman sa susunod na linggo. Opyan biyahing ayos para sa ligtas na pagbiyahe sa mga paliparan. Pantalan at terminal ng bus sa Semana Santa. Lalo pang pinaigting. Bilang ng mga namatay sa sunog o sa nasunog na barko sa Basilan umabot na sa 29. Ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynila, aabot sa 19 na oras na walang supply ng tubig sa loob ng 2 linggo. Isa sa hinihinalang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo, hawak na ng mga otoridad. Apela ng Pilipinas laban sa investigasyon ng International Criminal Court sa mga kaso ng pagpatay kaugnay sa gyera kontra droga. Buhay pa ayon kay Solicitor General Menardo Guevara.
Suspect sa pagpatay sa estudyante ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite na si Queen Lian Daginsin. Tukoy na. But, ilang health protocols laban sa COVID-19, mahigpit pa rin ipatutupad sa mga simbahan sa Semana Santa. Batiin ko lang bago tayo magpaalam. Team LQ, yan. Hello, good morning kay JR Del Castillo, Rani Sino, Reino Armada, Alexander Nolasco, Maricel De La Cruz, Loy Go Esnalok, at Lenny Bulanaoy, Marjorie De La Peña. Blessed Holy Week, Anjo Mines, Mon Samson ng Manila Bulletin, Kagawad Petri Cortez, Engineer Philip, and Mama Mune Santiago. Ang Our Lady, St. Francis of Assisi Parish sa Mandaluyong ay naghahanap at tumatanggap po ngayon ang mga aplikante sa nais maglingkod bilang lector at commentator. St. Francis of Assisi Parish, dyan po sa Mandaluyong City. Ayan, Kathy. Lector ako ah. Oo. Pero ibang parish. Sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako ang inyong kapuso, Kathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangilan GMA. Walang kinikiligan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang super balita sa umaga. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radyo DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikili. Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang worried sa effects ng pain medicine? Don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Sa Flanax, ikaw ang priority. Magaling sa pain, proven for years. Panatag sa Flanax. Paano sisigla ang iyong katawan? Thank you.
Nako, eto na. Antayin ko ba? 8:04 pa sa ngayon, pero eto na. 2 minuto na lang. Ayan, 8:05 na ng umaga. Magandang umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD. Sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD. Para happy at healthy. Yes, para happy at healthy. Tutok na sa Pinoy MD sa Double B. Alas 8 na ng umaga. Alas 8:05 ha. Talagang inexacto ko para doon sa mga ginagawa tayong pang-monitor ng kanila pong oras, no? Ngayon pong Sabado ng umaga. Sana ho ay happy and healthy kayong lahat. At syempre, ngayon pong umagang ito, kami naman ay magbibigay sa inyo ng mga tips pang kalusugan. Ako po si Connie Season, ang inyong magiging kaagapay ngayon pong Sabado nga dito sa Pinoy MD, at mag-uusap tayo. Ang saya kasi nga, dahil nga ho, marami tayong mga doktor na makakausap pa rin. Pero syempre, papakatutukan natin, hindi ba, yung tungkol po sa TB. Yung tuberculosis na sinasabi. Dahil kahit na may gamot na ho dito, abay, meron pa rin hong mga kababayan tayo, mga kapuso, ang dumaranas pa rin nito. At ito ho ay nakakahawa, hindi ba? So, kailangan ho talaga nating pag-igihin yung kaalaman natin tungkol sa tuberculosis. Mamaya, kayo ho, antayin ko ha ang inyong mga tanong tungkol sa tuberculosis sa ating DZWB Text Connect 0917-594-5941. Antabayanan ko po ha ang inyong mga libreng, kumbaga, pakonsultahan natin mamaya yung tanong ninyo sa DZWB Text Connect 0917-594-5941 tungkol pa rin po sa tuberculosis. Pero, meron din tayong mga dadagdag pa na mga kaalamang pangkalusugan, lalong-lalo na doon sa mga sports o yung mga atleta ho natin dyan. Naku, baka kayo ho ay nakaranas na ng sports injury. Pag-uusapan din po natin kung ano ang mga dapat gawin ano, na first aid para hindi naman magtuloy-tuloy yung bali natin na yan. And of course, maramaya may makakausap din po tayong isang pediatric dentist. Dahil pag-usapan natin yung pangangalaga naman sa ating mga chikiting, no? Pagdating sa kanilang ngipin, sa kanilang bibig. Ano ang mga dapat tandaan nating mga magulang? Kaya antabayanan po ang lahat ng yan. Siksik na umaga na naman ng Sabado ang hatid po ng Pinoy MD sa Double B. At ito pa, syempre, bubusugin din namin kayo muna bago natin pag-usapan yung mga usaping pangkalusugan. Dahil ngayon, April 1, April Fool's Day, bawal ho ang manloko ha. Oo, dahil kailangan totoo lang ang mga balita. Kaya tutok na ho kayo dito sa amin. Narito na ang ilan sa mga balita patungkol pa rin sa Semana Santa. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Ito na, Bantay Biyahe, BB. Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, bantay sarado ng mga pulis. Aba, syempre, ako, nagdagsaan na ba ang mga tao? Jomer Apresto, good morning. Magandang umaga, Connie. Mahigpit na pagbabantay ang ipinatutupad ngayon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero kasunod ng paggunita sa Semana Santa. Sa pag-ikot natin, kapansin-pansin na mayroong mga miyembro ng SWAT ang nakabantay sa labas ng terminal, habang may mga pulis naman na nag-iikot sa loob kabilang na ang K-9 unit. Samantala sa ngayon ay tuloy-tuloy lamang ang pagdating ng mga pasaherong pauwi ng mga lalawigan. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 11,000 pasahero na ang naitala sa PITX mula kaninang alauna ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ako si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat totoo. Thank you, Jomer. At ito naman para doon sa mga nag-aabang na mga bituin. At literal ho yan na nabituin na mga artista, di ba? Dahil yung MMDA po, nagsasagawa na ng clearing operations sa mga lugar na daraanan ng Parade of Stars. Bukas na yan. At ang ating star, star for all seasons ba ito? Si Luisito Santos. Good morning, LA inaanak. Yes, good morning, Ninang Xi. Nagsasagwa nga ngayon ng clearing operations. Ito matauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa Quezon City ngayong umaga. Partikular na sinusuyod ngayon, ito matauhan ng MMDA Task Force Special Operations sa Anti-Colorum Unit. Itong kahabaan ng Commonwealth Avenue na siya pangunahing ruta para nga sa gaganaping parada ng MMFF Summer Festival bukas ng hapon. Karamihan sa mga natikita ng mga sasakyan dito, yung mga sasakyan na illegal na nakaparada sa bangketa.
Alam mo, Ninang C, itong mga bangketa dito sa kahaba ng Commonwealth Avenue, eh napakalalapad nito. Kaya talagang ginagawa ng parking area, parking lot ito, nung ilan sa mga sasakyan. Kabila nga doon sa mga natikitan ngayon ng mga tauhan ng MMDA, yung mga sasakyan ng isang pinapagawa sa isang talyer dito na ipinarada dito sa bangketa ng Commonwealth Avenue. Isang truck din ang natikitan dahil nakaparada na mismo sa bike lane. Grabe. Nito nga napangkit na highway. Mm-hmm. Truck yun, truck sa bike lane. Nakita mo naman only in the Philippines. Talaga nakaparada. Truck. Oh, truck yung nakaparada dito, eh hindi na mapakinabangan ng mga nagbibisikleta. Naman. Ang problema dito kasi, yung panganib naman doon sa mga nagbibisikleta dito sa Commonwealth Avenue, dahil umiiwas sila doon sa pinuwestuhan ng truck, ang kasabay naman nila doon, pag doon sa kabilang linya, yung mga jeep at yung ibang mga pribado sasakyan na rumaragasa dito sa kabahan ng Commonwealth Avenue. Ay, dito kaya MMDA Task Force Special Operations sa Deputy Chief Gabriel Go, mm-hmm. Ilayon ng kanilang operasyon na linisin itong mga kalsada at mga bangketa sa kabahan ng Commonwealth Avenue dahil maraming tao yung inaasahan nilang lalawak o yung manunood para nga sa gaganaping nga parada ng mga float dito sa MMFF Summer Festival na ang ruta ay manggagaling dito sa may bahagi ng North Suwaregi Street sa may westbound lane nitong Commonwealth Avenue. Natatahakin yan patungo sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Ako, Presito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Dapat, totoo. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Yan, maraming salamat, inaanak LA, Luisito Santos, para sa report na yan. Tabi-tabi na ang mga pasaway dyan sa kalsada po sa Commonwealth Avenue, ha? Para wag na tayong matikitan. O ito naman, talagang kailangan hong nating malaman. Bago natin pag-usapan, mga kapuso, yung sinasabi ko kanina na tuberculosis, na pwede ho kayong magtanong tungkol sa TB, no? Yung tuberculosis. Ito muna, meron ho tayong, sabi ko nga, bonus pa, no? Ng pag-uusapan, mga informasyon siyang pangkalusugan. At isa na nga po dyan, yung mga sports injury, di ba? Lalong-lalo na sa mga atleta. Para minsan nga, kahit hindi atleta, di ba? Nai-injure tayo sa mga simpleng exercises lang. Depende ho sa rupok na ng ating mga buto. Pero syempre, pag-usapan natin itong sports injury dahil kadalasan pag may mga anak tayo, mga kakaibigan, kakakilala, di ba, na talagang into sports, eh hindi ho maiwasan, di ba, nagkakaroon sila ng mga bali-bali. So, talagang madalas kailangan ho na talagang i-exercise natin o kaya magkaroon tayo ng physical activity, sabi nga, para maging healthy, lalo ang ating mga buto-buto, di ba, at ating overall health in other words, no? Masarap din ho naman talaga kasing, di ba, magpapawis. And ang hirap talaga kapag naman na-injure tayo, ang sakit, 'di ba? Lalo na habang nagte-training, halimbawa sa marathon, usong-uso 'yan, yung mga marathon ngayon, 'di ba? Takbo-takbo. Eh kapag nagpa-practice din ng todo, halimbawa para sa isang game, volleyball o basketball man 'yan, mga paliga this summer, nako talaga hong ingat tayo. Ano ang mga epektong tips ang pwedeng sundin at gawin para maibsan po ang sakit sa katawan o parte ho ng katawan natin na natamo na karon po ng sports injury, sabi nga, 'di ba? Ano nga ba? Yan ho ang ating pag-uusapan, mga kapuso, kasamang ating Pinoy MD Physical at Rehabilitation Medicine Specialist. Kasalukuyan po na fellow, no, ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, Assistant Professor sa De La Salle Health Sciences Institute College of Medicine, Registered Musculoskeletal Sonologist, at Diplomate din ng Osteopathic Manipulation, Theory and Practice. Yan po si Dr. Michael Francis Obispo, ang ating specialist sa physical at rehabilitation medicine. Kaya i-welcome na po natin si Dr. Michael Francis. Hello, good morning. The doctor is in. Hey, good morning. Ayan, Doc, ito na, talagang kailangan malaman. Para magabayan, lalo na paliga-paliga ngayon, di ba, dahil summer, no? So ano-ano ho ba yung kadalasan ng mga sports-related injuries kaya para maagapan, ano? Maiwasan ng ating mga kapuso na medyo into sports? Well, ang usual na sports injuries talaga yung mga soft tissue injuries, yung okay, sa mga muscles at saka sa ligaments. And kung hindi talaga maganda yung injury, minsan nababalian ng buto, yung fracture.
Oo, yun na nga eh, di ba? At saka masakit yun. So, gabayan po natin ano, para doon sa ating mga manunood at mga nakikinig, ano yung mga do's and don'ts? Kapag halimbawa, meron na talaga hong injury, no? Ang isang kapuso natin. Ang guidelines na sinusunod natin kapag acute soft tissue or kahit fracture injuries is na, yung tinatawag natin na PRICE. It stands with P-R-I-C-E. So, okay. P stands for protect. So, protektahan muna yung lugar na na-injure. And then, rest, ipapahinga muna. And then, yung I, yung ice. So, nakikita nyo minsan sa mga sporting events, may naglalagay ng ice. Opo. And then, C, compression, iko-compress mo yung lugar na kung saan may na-injure. And last one is elevate, itataas mo yung parte na na-injure. Oo nga. Ang galing nun ha. At least meron tayong acronym. Protect, rest, lagyan ng ice, compression, at saka i-elevate. Itataas. O yan ha. Magandang tips nga naman talaga yan. Pero kung intense training halimbawa or practice, madalas na may mga kumikurit-kurit, di ba? Sa atin pong mga muscle pagkatapos niyan. So ano ho ang unang dapat na pangunang luna bukod dun sa nabanggit ninyo? Ice lang ba? I-elevate lang ba ang paa? O meron pang iba? Yeah, relatively, yun ang talagang first line or what you call first aid na talagang mm-mm. We have to have an idea na binibigay natin sa mga pasyenteng may mga sporting injuries. I see. Ngayon naman dun sa mga pasyente na may, pag nagtitraining, nagkakaroon sila ng let's say, sumasakit yung kalamnan. So usually, we just tell them, pahinga ka muna kasi baka mamaya over-exertion na. Yes. Gaano katagal ho, halimbawa na sprain, gaano katagal dapat pinapahinga yung part na sprain? Depende kasi yan, Connie, kung gaano ka-severe yung sprain eh. Meron kasing ginigrade namin yan. So yung tinatawag yung sprain kasi nangyayari yan sa ligaments, para siyang rubber band, uh-huh. O matigas na rubber band. So ang grading namin diyan, 3 levels. So grade 1, parang na-stretch mo lang yung rubber band. Pag grade 2, may konting punit na yung ligament. Pag napunit na siya ng buong-buo, grade 3 na siya. Uh-oh. So usually kapag mga grade 1 lang, pwede lang yan obserbahan. Minsan mga gaano katagal po yun? Pag grade 1, gaano katagal? Isang linggo? Grade 1, less than a month relatively. Pero usually faster kapag nag-undergo sa amin ng therapy. I see. Okay, pero halimbawa, nandun na tayo sa grade 2, mga dalawang linggo ba yan? Give us a specific, yung parang baka pwedeng, kahit na more or less na lang, hindi naman kailangan specific pala, sorry. Yung mga grade 2, grade 3, umaabot ng halos mga minsan 3 buwan yan. Ayun, ako, ang tagal din pala. Depende sa healing na kaya ng pasyente. Sprain po lang yan, ano, hindi ba? Kumbaga, sprain pa lang. Sprain pa lang. Parang pwede rin yan sa mga natapilok, hindi ba, na minsan talagang sumasakit na, hindi sports related. Yes, oo. Pero meron ding mga kinakast. Ano naman ho ang difference nun? Yun ba yung mas matagal pa sa sprain pagka kinakast at when ho ginagawa yan? Yeah. Ang casting, strictly speaking, ginagawa yan kapag nabalian ng buto. Ayun. So, ginagawa ng mga kaibigan natin sa orthopedics, ina-align muna nila yung kung saan nag-fracture. Yes. Tapos kapag aligned na siya, saka siya sisimentohan or ikakast. I see. Okay. Pero syempre, dahil sa masakit din ho talaga, no, kahit na anong injury, sabi nga, lalo na pagdating sa, halimbawa, na-pull, no, na hatak ang ating mga muscle, na-sprain, sabi nga kanina, meron parang gusto syempre maginhawa ka agad, di ba, ang pakiramdam. So may mga nagre-recommend, mga naproxen, ano ho ba yun? Yung mga naproxen, ito yung mga tinatawag nating non-steroidal anti-inflammatory drug. So, yung kinokontrol nito yung pamamaga. So, madalas ito kasing pamamaga yung nagko-cause actually ng sakit sa katawan. Maraming mga doktor, ito ang binibigay sa mga pasyente para panandali ang lunas
doon sa nararamdamang sakit at saka pamamaga. Kasi madalas kapag may injuries, namamaga yung parte na, na okay. Injured. Pero pagka ito hong uminom tayo ng gamot, kailangan ba full stomach o po pwede ho ba yan na kahit na hindi ka pa nakakain? Yung mga gamot katulad ng naproxen, kasi nakakakos siya ng pagsakit ng sikmura. Kaya ang advice naming mga doktor ay i-take ito na may laman ng tiyan. Pero syempre, definitely, ito ho ay nakaka-relieve ka agad, no? Ng sakit po, ano, just in case talagang hindi masyadong kakayanin, hindi ba, nung ating mga kapuso na na-injure. Tama ho ba? At saka kung safe ho ba yan, inumin kahit na, halimbawa, meron hong sakit sa puso, o kaya yung mga obese, kasama rin ho syempre yung mga may hypertension. Yeah, meron kaming binibigay na warning kapag nagbibigay kami ng tinatawag na NSAID. Okay. Kasi meron talaga silang cardiovascular risk. But yung naproxen, siya actually yung drug of choice kapag may condition, let's say may hypertension, opo, may konting condition sa puso, kung kailangan nang bigyan ng NSAID, ito po talaga drug of choice yung naproxen. Ayan, okay. So, sa ganito po, ano, talagang kailangan paalalahanan lang natin na maging ligtas, ano, sa kahit na anong galaw. Syempre, minsan hindi maiwasan. Pero at least meron tayong mga gamot at saka sabi nyo nga, yung mga pangunang lunas kanina, yung price, di ba? Protect, rest, ice, tapos compression, and elevate. Thank you so very much, Doc. Saan ba namin kayo makukon kung sakasakali, huwag naman sana. Pero just in case, meron hong ma-injure, saan ho kayo makukontak? Pwede akong makontak ng mga pasyente dito sa Asian Hospital and Medical Center sa Center for Physical and Rehabilitation Medicine. Alright, thank you so very much, Dr. Michael Francis Obispo, ang ating Physical and Rehabilitation Medicine Specialist. Thank you, Doc. Thank you, Connie. Alright, ito paalala ha, kailangan hong malaman natin din, katulad nga ho ng nabanggit ni Dr. Obispo, may mga pag-aaral naman na talaga ho na nagsasabi talaga na yung mga masasakit sa katawan natin, hindi ba, minsan caused by yung ating mga physical injuries, pero minsan naman may mga arthritis din, ano, masakit din yan, di ba? So, kailangan ho talaga, very careful tayo no, sa pagpili ho ng mga pain reliever. Sabi nga ni Doc, hindi lahat ng pain reliever safe, no, lalong-lalo sa mga may comorbidities. Buti na lamang ho, yung naproxen brand, ano, katulad po ng Flanax, ito ho yung sinasabi niya na most prescribed naproxen brand by doctors. Dahil ayon po sa pag-aaral, ang naproxen gaya po ng Flanax, talaga may mababang risk sa ating puso, no? Lalo na yung may mga hypertension din, okay din po daw ito, no? At ang maganda pa, ito pong Flanax, mabilis ang bisa, no? In as fast as 15 minutes, mararamdaman na natin yung ginhawa. At tumatagal po ang ginhawa up to 12 hours. Kaya, pag may pangamba ho tayo no, sa pag-inom ng pain medicine, don't worry dahil dapat maging panatag po tayo dahil tayo ho ay pwedeng mag-Flanax naman, hindi ba? Naproxen Sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapuso, eto na ha, pag atin pong pagbabalik, abangan natin. Of course, meron tayong tuberculosis. Sabi ko pwede ho tayo magtanong doon ng ating mga katanungan. Pero bago yon, pag-usapan din natin yung oral healthcare naman ng ating mga chikiting. Iba ho eh, ang pangangalaga nating mga adults, no? Ating mga nakatatanda, kumpara sa pangangalaga ng bibig ng ating pong mga chikiting. Kaya abangan po yan sa Pinoy MD sa ating pagbabalik. Oral healthcare ng ating mga bagets, ang ating oral. 8:23 na po ng umaga, dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radio DZBB kasama si Miss Connie Season. DZBB Super Radio number 1. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan. Sa Pinoy MD, sa Double P Pinoy MD, with Connie Pinoy MD, para happy at healthy.
paano sisigla ang iyong katawan. Balita. Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Hello again, mga kapuso. Ito ha, ating hong pag-usapan ang tungkol sa oral healthcare naman ng ating mga bagets, yung mga chikiting. Sabi ko kanina, di ba, ibang-iba ang pangangalaga nating mga nakatatanda sa pangangalaga din ng ating mga batang anak, hindi ba? Mas kailangan mas maingat tayo sa kanila. At saka may mga produkto din na kailangan tinitignan ho natin mabuti, di ba? Kung okay o hindi para sa kanila. O ito ho, mga kapuso, talagang very important ang oral health care para sa ating mga chikiting. Kailangan din talaga tutukan ho natin yung ngipin, yung gums ng ating mga anak. E ang tanong ng marami, gaano ba dapat kadalas no, dinadala po ang ating mga chikiting o mga bagets sa dentista? Ano yung tamang pagsipilyo, di ba, para hindi mabulukan ang ngipin? Alam nyo na. At yung pagpapacheck up sa doktor, ano nga ho ba ang dapat ginagawa at takilan yan? So, ang ating pong Pinoy MD na gagabay sa ating oral health care para sa ating mga chikiting ay si Doktora Karina Mabanta de Los Reyes. Nagtapos po siya, si Doktora Karina de Los Reyes, ng dentistry mula po sa UP College of Dentistry, at ang master's ni in pediatric dentistry naman ay natapos po niya mula sa University of Illinois dyan sa Chicago sa Estados Unidos. Diplomate din si Doktora de Los Reyes ng Philippine Board of Pediatric Dentistry. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy Andy sa Double B ang ating pong pediatric oral health specialist, si Doktora Karina de Los Reyes. Magandang umaga po sa inyo! The doctor is in! Sa iyo, Connie! Yes, magandang umaga po. Eto na, pag-usapan natin kasi gustong-gusto naming malamang mga magulang, ano po ba yung best na dapat tandaan muna namin, ano, para maging healthy ang oral health ng aming mga chikiting? Ngayon, alam mo, Connie, maraming mga tao nagsasabi, no? Apo. Na permanent teeth lang ang dapat bigyan ng pansin at ng mahusay na pag-alaga. Dahil ang mga baby teeth lang daw ay pangsamantala at mapapalitan. Opo, yun nga po, temporary. Kaya hindi tama yan. Maraming halaga, malaking halaga ang mga baby teeth na maiwan sa ngipin, sa bibig, kaya dapat bigyan ng pansin. Oh, kailan ho dapat magpunta sa dentista? Ganito, no? Dapat, no, ang sabi ng sa research, kailangan dali ng dentista between 6 months, which is pagtubo ng unang ngipin, at pagdaos ng first birthday, which is 1 year old. No? I see. Pero kung ano ang mauna dyan. Ngayon, para wag malito, 11 months, yan ang tandaan natin. Pag naging 11 months na ang mga bata, gawa na ng appointment sa pediatric dentist. Ayan. At saka yung pagto-toothbrush, 'di ba? Importante ho 'yun kasi minsan para mang madampian lang, 'di ba? Okay na. Ano ho ang tamang way para dun sa pagto-toothbrush sa ating mga chikiting? Oo. Ganito, no? Mga bata, mga magulang, tatay, nanay, narinig nyo na ba yung knee-to-knee position? Ayan. Or tuhod sa tuhod? Yan ang ginagawa ng dentista pag nililinis ang ngipin ng mga bata at pag sine-check up sila. Ito rin ang paraan ng paglinis ng mga bata sa bahay. No? Okay. Ihihiga ang bata, dalawang tao ang magkaharap, knee-to-knee, at ang isa ay tagahawak, ang isa taga-brush ng ngipin. Sa paraang ito, kung ginagawa ito sa bahay, pag dinala niyo ang bata sa dentista,
makaka-adjust sila kaagad dahil sanay na sila sa posisyon na ito. Okay, all right. Pero ano ho ang dapat tandaan? Kasi may, 'di ba, may sinasabi sila na edad lamang na pwede hong mag-mouthwash o mag-mouth rinse ang isang bata. Ano hong edad 'yon? Mm-hmm. Parang ang mga bata kasi kailangan hindi lahat ng ano nalulunon, no? Mm-hmm. Pero importante na may mga ingredients or substances na pwedeng makatulong sa kalusugan ng ngipin at mga gilagid. Ang pinaka-importante talaga ang fluoride content, no? Sa fluoride toothpaste, okay. Yan iniiwan natin sa bibig para tumibay ang ngipin. Ngayon, pwede rin gumamit ng mga mouth rinses, pero ang importante talaga may fluoride, pero pwede rin ibang substances. Okay. Oo. Oh, pero gaano ka ano ba? Ano gaano kadalas pwedeng mag-mouth rinse? Oo. Ang mouth rinse kasi hihintayin mo hanggang marunong nang magdura ang bata. Hindi pwedeng kailan kahit kailan, no? Mga 6 years old yan, marunong na silang dumura. Pero ang importante talaga no, yung ma-brush. Ang mouth rinse is good, but brushing of the teeth is really okay. The most important. Okay, pagka ganito po, syempre medyo bitin tayo sa oras. Saan ho kayo po pwedeng ma-contact, ma'am? Para doon sa mga gustong magpa-check up ang kanilang mga chikiting sa isang pediatric dentist na tulad po ninyo. Meron akong klinika sa Medical City. Okay. At saka sa bahay namin sa Kapitolyo, Pasig. All right. Nako, maraming salamat at marami ho kaming natutunan mula po sa inyo, Doktora. Thank you so very much. At least nagabayan po natin yung ating mga kapuso patungkol sa pangangalaga. Gusto ko lang paalala na ang mga nakikinig, pumunta na sa pediatric dentist kasi marami na ngayon silang matututunan. Ayan. Marami ng research na nandyan na ipaliliwanag sa inyo ng mga pediatric dentist. Maraming so, salamat. So, halina at pumunta na. Thank you, Doktora Karina M. De Los Reyes, ang ating pediatric dentist. This was brought to you by AuraCare 250 ml. Buy one, take one free. Enjoy AuraCare, the no-alcohol, no-sting mouth rinse. Promo runs from August 10, 2022 to August 9, 2023. Per DOH, FDA, CCHUH, SRR, permit number 0553, series of 2022. Ayan, eto na. Ito yung sinasabi kong papwede na ho tayong magpadala ng inyong mga tanong tungkol po sa tuberculosis, no? Ang ating pong DZWP Text Connect ay 0917-594-5941. Padala nyo ho ang tungkol sa inyong pong mga concerns o tanong. Libreng konsultahan po tayo sa pagbabalik ng Pinoy MD, kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin po tayo. Ang ating oras, 8:34 na ng umaga. Pinoy MD sa Super Radyo DZBB kasama si Miss Connie Season. DZBB Super Radyo number 1. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD. Sa DZBB Pinoy MD. With Connie Pinoy MD, para happy at healthy. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso!
paano sisigla ang iyong katawan. Super Radyo DZBB kasama si Miss Connie Season. Yes, magkakasama pa rin po tayo dito sa Pinoy MD sa Double B, pero ito paalala lamang para doon sa mga naghahanap ng the right one. 'Di ba gusto natin syempre tama ang landas natin, natahak natin, 'di ba? Mapa-career man sa pag-ibig at syempre sa pagpili ng mga iba't ibang mga mahahalagang produkto, halimbawa tulad po ng gamot. Aba syempre, 'di ba, parati nating paalala dapat yung dekalidad, dapat okay talaga at hindi humabubutas ang ating bulsa. Kaya naman, ang palatandaan po ng the right one, syempre, yung check, di ba? Check na pula in particular. Kasi ang ibig sabihin po niyan ay napag-aralan ng mga eksperto na talaga hong magiging okay ito sa ating kalusugan, dumaan ito sa mga test at pasado, di ba? Pasado sa standards. At kaya naman ang paalala daw ng lola ni Mr. Coco Martin, eh huwag tayo mahihiyang magtanong. Talaga naman, di ba? Dahil kalusugan ho natin ang nakataya dyan. Kaya ang atin pong itatanong, may right med ba dyan? Hindi ba? I-check natin yung check po ng right med, di ba? Kapag mura at dekalidad, nako, ang gamot ho eh para ho sa bata at matanda yan, ha. Siyempre, ang pinag-uusapan natin, yung dekalidad, talagang mura, eh yan ho ang correct, di ba? Dapat may check. Correct yan. At pag may check, that's the right one. And the right one is Right Med. Para sa listahan ng Right Med products, bisitahin po ang kanilang Facebook page o website sa www.rightmed.com.ph. At huwag hong kakalimutan, mga kapuso, if symptoms persist, consult your doctor. Yan. Ang ating oras, 8:41 na ng umaga. Tuloy-tuloy na ho natin ang ating pag-uusap pa rin tungkol sa ating kalusugan. Ayan. Kanina nabanggit ko ho, libreng konsultahan tayo sa ating specialista pagdating po sa tuberculosis o TB. Kaya eto na ho, papakilala ko na ho sa inyo ang ating Pinoy MD sa araw na ito. Isa po siyang internist, pulmonologist, ha, ang makakausap po natin para maliwanagan tayo tungkol pa rin sa usapin ng TB o tuberculosis. Si Dr. Jubert P. Benedicto ay kasalukuyang head ng Public Health Domiciliary Division o PHHD ng Lung Center of the Philippines. At past national chair din po si Dr. Benedicto ng Philippine Coalition Against TB at kasalukuyan din po siyang secretary ng Philippine College of Chest Physicians. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Jubert P. Benedicto. Magandang umaga and welcome sa Pinoy MD sa Double B, Dr. Jubert. The doctor is in. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa inyong lahat sa mga taga-subaybay mo. Napaka-importanteng mga datos ang kailangan ho nating malaman. Marami pa rin ba ngayon sa kasalukuyan po ang nagkakaroon pa rin ng tuberculosis sa ating bansa? Baka may datos po tayo dyan. Definitely, Connie, madami pa rin. So okay, sa latest na WHO 2022 report, 650 Filipinos per 100,000 ang may TB sa atin. So yun yung tinatawag nating TB prevalence. Medyo bumaba lang yung reporting natin siguro nung COVID pandemic kasi nga mahirap yung access. Yes po. Pero ito na yung 2022 na latest na report. I see. Okay, mataas pa rin ano, kung iisipin mm-hmm. po natin. Ano, bakit nagkakaganoon? Di ba meron na namang gamot sa TB? At marami hong nagtatanong, syempre kung ito rin ho ba nakakahawa? Yung mga ganun, bakit nagkakaroon pa rin ho tayo ng mataas na bilang kahit may gamot na? Well, tama ka dyan, Connie. Libre nga ang gamutan ng TB, libre ang konsultasyon sa TB, lalo na sa health center, tsaka sa mga TB dot center natin. Opo. Ang problema para sa akin ay may problema siguro coming from the patient side kasi nandun yung discrimination na iniisip nila, nandun yung parang tinitake for granted mo lang yung ubo,
Tapos nga, kulang sa impormasyon siguro kung saan yung health center na makakapag-offer nitong mga libreng serbisyo sa area nila. Coming from the physician side, meron din siguro kaming pagkakamali. Number one, hindi namin na-encourage magkonsulta ng maayos yung mga may ubo, lalo na pang matagalang ubo. Hindi sometimes naiisip ng doktor din na ito ay possibility TB, so okay, hindi ka kaagad din napapasuri. Number two, siguro kaming din physician tsaka sa health system side, yung pag nire-refer mo na yung patient sa mga TB center, hindi mo naaalayan masyado. So, ang punto ko, sometimes hindi talaga nila alam kung nasaan yung health center. So, parang naliligaw sila, nalalaglag sila dun sa referral system, which is quite unfortunate. Oo nga. Alam nyo, Doc, ito pa, isa pa. Sinasabi kasi na may mga tao na predisposed daw sa TB. Totoo ba yun? O magkakaroon ng tuberculosis? Meron ba yung age group, halimbawa? Meron bang gender na mas maraming may TB? Base sa pag-aaral ko, mas may risk ang mga taong lalaki, mm-hmm, no, mga lalaki. Tapos lalo na yung sinamention mo yung age group. Well, yes, ang mas madalas talaga magkaroon ng TB base dun sa prevalence natin. Medyo mataas dun sa medyo working age group, no, yung 40 to 55 years old. Apo. Pero definitely, pag matanda ka, mas madali kang mahawa. Mm-mm. Pag naninigarilyo, pag may diabetes, lalo na pag hindi ito kontrolado, pag may ibang comorbidity, katulad ng cancer, pag ikaw ay nakatira sa isang masikip na lugar, napatunayan sa pag-aaral na yon ay mas at risk na magkaroon ng tuberculosis. Ito ho ah, kasi sinasabi natin, di ba, na mas madalas nagkakaroon ng mga lalaki, sabi nyo nga, dun sa mga working group. Pero pagdating sa social status, kahit sa mayaman o mahirap, pwede kang tamaan ng TB, di ba? Kaya kasi may mga ganong notion na pang mahirap, yung sakit na ito, pang mayaman lang yung sakit na yan, di ba yung mga ganon? Oh, tama ka dyan, Connie. Ang sabi ko nga, walang sinasanto yung TB. Oh, oh. So, meron pong mga mayayaman, merong mahihirap. Hindi po siguro katulad dati ang isip natin na pang mahirap lang ang TB. Yes. Ngayon po, wala. Okay. The great equalizer po siya. Ayun, the great equalizer. Ang lahat ng mga sakitin, di ba? Hindi tayo pwedeng magpakakampante, sabi nga. Pero ito ho, may mga sinasabi sila na mga paraan para daw maiwasan, pero may mga sinasabing may mas ano ka exposed ka kung paano mo makukuha naman ng TB. Sige po, pa-explain lang sa amin kung is there such a thing talaga na mas exposed ka sa isang bagay, sa isang tao, kaya pwede kang mas maging candidate para magkaroon ng TB? Well, yung TB po kasi tulad ng COVID, ano po siya, through air, no? Oh, oh. So air droplet infection po siya. So, ibig po sabihin, yung mga tao, basta may TB, pag ikaw ay umubo, kumatsing, mas madali ka pong makapag-produce nitong mga tinatawag nating aerosol particles. At yun po ang dahilan kung ba't po madali siya sigurong malanghap ng mga taong nasa paligid mo rin at madali ka makahawa ng TB. Uh-huh. Ang TB po nanggagaling lang din sa mga taong may TB. So, ibig po sabihin, kung same po tulad ng COVID, ang sinasabi nga namin, cough etiquette pa rin po talagang importante. So sa mga taong may ubo, kahit naman hindi yan TB or COVID, dapat po nagko-cover tayo ng mouth natin. Pag may plema, hindi lang po dudura kung saan-saan. Mm-hmm. Tapos tayo naman po siguro, kasi talaga po yung kasalukuyan nating condition, ang hirap po i-estimate, di ba? Hindi mo na matansya yung klima natin, kung Totoo. Sino ba ang mga taong may sakit sa paligid. So ang parati po sa namin sinasabing mga doktor, ano pa rin, healthy lifestyle. So yun huwag po manigarilyo, isang-isa yan. Yes. Tama po kayo doon. Oo nga, at saka, alam mo, parati hong pinapaalalahanan natin, di ba, na ang mga sakit, hindi lang naman, syempre tayo nakakonsentrate ngayon sa COVID. Pero tama, no? Tama. Dahil nakakahawa din through droplets, ito pong tuberculosis. So kailangan mag-isolate, no, ng isang tao hong na may TB, kailangan tanggalin din sa, kumbaga, yung mga gamit niya ba? Kailangan ihiwalay din? Kasi nga po, air droplet po yung mode of sa hangin. Transmission. Opo. Hindi po kailangan ihiwalay yung kubiertos. Ah, hindi. So yun po, opo, isa po sa mga misnomers po yun. Hindi po kailangan ihiwalay yung kubiertos. Hindi naman kailangan i-isolate yung pasyente talagang may TB. As long as, apo, yun na nga po, tama yung kanyang tough etiquette,
Tapos ang kailangan pa ho nating i-emphasize is once po kasi magamutan ng isang taong may TB, certainly in the first 2 weeks po, dramatic na yung drop ng TB bacteria. So sometimes po, kaming mga doktor, depende po sa estado ng pasyente at sa estado kung yung plema na pina-examine po namin, masasabi po namin, let's say in the first 2 weeks, hindi ka na mas nakakahawa compared dati. Ay, ito na, Doc. Ha? Kailangan natin na pagbigyan na yung ating mga napakaraming questions tungkol po sa TB. Mula kay 6977, ano ang mga simptomas ng TB? Ayan, maganda yan para malaman po ng lahat. Pangmatagalang ubo po or yung cough na higit po 2 linggo, isa po yan sa mga simptomas. Opo. Sometimes po ito ay may kasamang sinat, may kasamang pamamawi sa gabi, walang ganang kumain, nangangayayat. Pero having said that po, in as much as 15%, napatunayan po na walang simptomas yung ibang tao. Ah, ganun. Nakita lang po, opo, nakita lang po sa routine x-ray, yung mga annual PE po na x-ray. Tapos nung pina-examine yung plema, so meron po kaming inducing procedure para po makakuha ng maayos na specimen. Mm-mm. Positive po sa TB in 15%. Grabe po. Ano. Pero lahat naman ng mga test natin sa TB, accurate po? O may nagpa-false positive ba o negative? Ang maganda ngayon, Connie, meron tayong test na tinatawag na MTB RIF or Gene Expert na de-detect nito yung DNA mismo ng TB bacteria or TB bacilli. It's available po. Available po siya, hindi katulad dati. The test can come out po in, let's say, less than 2 hours. Mm-hmm. So, ang point po natin, ito po, highly specific po ito for TB. Maganda ano po, ulit po ang performance ng test. Ano po ulit yung test? Opo. Ang tawag po sa kanya, MTB or Mycobacterium Tuberculosis RIF, RIF, okay. Or Gene Expert. Basta pupunta sila sa laboratorio para magpa-MTB kung gusto yes. nila malaman kung sila opo. Ay may TB. MTB RIF. Okay. Ito po, mula kay 1180. Magandang umaga po. Magtatanong po ako about TB. Pabalik-balik po daw kasi yung kanyang ubo. Pero nagpa-chest x-ray po daw siya. Clear naman. Pag sa chest x-ray ba makikita ang TB? Makikita po yung TB, pero ang tawag po namin sa x-ray, maganda siyang screening tool. Okay. Ibig po sabihin, pag negative po yung x-ray ninyo, mas taas po ang confidence namin na magsabi sa inyong hindi TB ang kalaban po natin. Okay. So yung ubo niya pong pabalik-balik ay maaari pong may ibang dahilan. Okay, at dapat magpa-check up po kayo para sa tamang gamot. Kasi nagtatanong din siya kung anong gamot eh. O mula naman tama kay 3119, good morning po. Namamana po ba ang TB? At kahit mga bata ba, pwede din daw magkaroon ito? Hindi po namamana ang TB. So hindi po siya katulad ng ibang sakit, tulad ng hika, let's say, na mayroong tendency mamana. Ang TB po, hindi. And yes po, ang mga bata po, isang prone or vulnerable population po ang tawag namin sa kanila. Ang madali pong makapagbigay sa kanila ng TB ay adults. Okay. So madalas po, pag ang isang bata sa pamilya nagkaroon ng TB, ang siniscreen namin yung adult po nilang mga kasama. Alright, ito po, mula kay Anne Marie ng Cebu pa ho siya, no? Hello, good morning, Anne Marie. Ito, ang tanong naman niya, posible ba daw, Doc? Good morning, Doc. Posible ba na magka-TB ulit? Ibig sabihin, mag-recur, no? Maulit ang pagkakaroon po ng TB. And if possible, paano po ba dapat ito maiiwasan? Okay. Ang sagot po sa unang tanong niya, yes. Hindi porket nagkaroon ka na ng TB dati, immune ka na hindi ka pwedeng magka-TB ulit in the future. So, ang maganda pong sagot doon kung paano siya maiiwasan, yung nasabi na nga natin Connie kanina, healthy lifestyle. So, bawal sigarilyo, tamang pag-alaga sa baga, kasama po ang tamang ehersisyo, tsaka dieta. At umiwas po siguro sa mga crowded places. Okay. Pag may nakita kayong umuubo sa kabahay ninyo or sa mga coworkers nyo, encourage po natin sila na magpa-check up, lalo na po yung ubong pang matagalan na nga po. Ayan. Dapat talaga yung mga ganitong, kahit sabihin natin ubo-ubo lang, di ba? Pero kung matagal, ano ba yung sinasabi po natin matagal? 2 weeks or more? Paano po ba?
More than two weeks. More than 2 weeks. Ito mula naman kay 2657. Good morning. Na-diagnose daw po siya last August na minimal PTB pero negative po sa sputum test daw niya. Wala po daw siyang mga sintomas. Negative na rin sa x-ray lahat kasama daw niya sa bahay. Ano po yung tinatawag daw ba na peklat sa baga? At naaalis po ba ito? Kasi last August nga ho, atong January, binigyan daw siya ulit ng pagkakataon na matest no, sa x-ray. Pero positive pa rin yung kanya pong baga sa TB kahit na wala na siyang sintomas o magaling na. Opo. Opo. Magandang katanungan yan. Yung minimal TB po, base lang po yan sa x-ray. Hindi po sabihin, may criteria po yung mga nagbabasang radiologist para masabing minimal ang TB. They are considering more yung structural changes na nakita po nila sa x-ray sa baga ninyo. Kung yan po ay naghilom na, magpe-peklat po siya, wala pa pong gamot sa peklat or fibrosis na tinatawag sa baga. So nandyan na po yan habang buhay. Ang importante po para malaman nating stable yung fibrosis, dapat po may x-ray kayo taken at least 2 to 3 months apart. So huwag nyo pong mawawala yung plaka nyo. Yan po ang i-advise namin. Kasi yun lang po ang patunay na, oy, dati nandiyan na yung tamang yan sa baga at ngayon in all likelihood peklat na siya kasi hindi nagbabago ang itsura niya with an x-ray taken at least 2 to 3 months apart. Alright, ito Doc, pinagsama-sama namin mga tanong sa ating segment na... Doc, totoo ba? Ito Doc, totoo ba? Ang taong nagkakaroon daw ng, o nagkaroon na ng primary complex, kahit na nung bata pa lang, eh posible talaga daw na magkaroon ng tuberculosis sa kanyang pagtanda. Doc, totoo ba? Pwede po, kasi baari pong gumaling na yung batang yon, pero dahil nga po pagtanda niya, na-expose siya siguro sa taong may TB, or na-mention po natin yung mga risk factors, tumama sa immune system niya, mas madali po siyang nahawa ulit na nagkaroon siya ng TB. I see. Ito, Doc, totoo ba humihina daw ang baga kapag ka nalalamigan? Ano? Ibig sabihin, natutuyuan daw ng pawis? Doc, totoo ba? Hindi po. So, ang masasabi ko lang, yan po ay maskin lola ko, yan po ang sinasabi sa amin. Kaya parati kaming kinagagalitan, di ba? Pero hindi po totoo yun. Ang pakiramdam po natin, nanghihina, kasi siyempre nalalamig po yung likod natin pag tayo ay nalalamigan kapag pinagpawisan. Pero hindi po yun nag-iinsulto sa baga natin kasi marami pa naman po tayong muscles and tissue bago po tamaan yung baga. O ito, Doc, totoo ba? Kung hindi nagamot ang TB, maaari itong humantong sa lung cancer. Doc, totoo ba? Hindi po. Pag hindi po nagamot ng maayos yung TB, ito po ay hahantong sa drug resistant na tinatawag natin or drug resistant TB. Mas mahirap po di hamak gamutin ang drug resistant TB. May mga pag-aaral po na yung ibang TB pag naging peklat, may association daw sa lung cancer. Uh-oh. Nakita na po sa pag-aaral yon. So ang madalas pong ginagawa namin, kaya na-mention ko, Connie, yung sinabi kong dapat mapatunayan mong stable yung peklat, di ba? Kasi po pag nakita po namin lumaki po yung peklat na yon, or nag-iba pong itsura, isa po sa iisipin ng doktor is dapat matignan nating hindi po cancerous yung dahilan kung bakit po nag-ibang itsura ng peklat. Ah, ganun pala yun, ano? So talagang, opo, kailangan ho ba, Doc, pagka ikaw ay nagka-TB, meron ka ng regular na test para dito after? Madalas po, ini-encourage lang po namin, definitely meron po kayong x-ray after po yung typical na 6 months na gamutan ng TB. Okay. And then we just encourage na every year magpa-x-ray lang po para makita nga pong stable yung lesion. Kaya nga po yung sinasabi sa atin madalas ng workplace natin na annual PE na hindi minsan sinisipot ng ibang empleyado, kasama po din yung x-ray kasi yun nga po ang tinitignan din po namin. Okay. Ito, karaniwang tanong ho, ano, pinagsama ko na lang din, ano, marami nagtatanong, 6993 particularly, sabi niya, nagkaroon daw siya ng TB at gumaling na po daw siya, pero bakit po daw napakahirap pa rin, ano, tingal siya lagi, kahit na ganoon. So, ibig sabihin ba nun, humina na talaga ang kanyang baga? Depende po kasi sa paggaling or paghilom po ng TB niya. So, meron po kami nakikita dahil nga po yung unang tama sa TB sa kanya, ay medyo extensive, kahit po naghilom na yon, meron pong sinasabi kong ang latak galing po sa TB or residual. Grabe po ang pagpepeklat, meron pong bronchektasis na tinatawag, or maskin po yung daanan ng hangin, hindi po naghilom ng maayos.
So yun po ang dahilan kung bakit po siguro hindi nawawala yung hingal niya. Having said that, meron din po posibilidad na maaring siya po ay may underlying lung disease na tulad let's say ng COPD, kamalas nagkaroon ka pa ng TB. So dalawa po ang dumagok sa baga niya, meron pong pamimeklat gawa ng TB at meron pong COPD na dapat pong makontrol. Okay, eto mula kay 0271, panghuling tanong na po natin, ano, nakamamatay ba ang TB? Ayan, at ang inyo pong paalala, Doc, sa mga nanonood po at nakikinig sa atin. Sige po, ang TB po ay mali po yung notion na hindi po siya nakamamatay. Pag hindi po ito yung naagapan, pag hindi po nagamot ng tama, yes, nakamamatay po ang TB. Pero ito naman po ang iwan kong mensahe sa inyo. Ang TB po, meron na po tayong mga tools para po ma-diagnose siya ng maayos. Libre po ang gamot at madali pong makakuha ng libreng gamot. So ang TB ay nagagamot o maaring maiwasan. So parang ang sinasabi ko po, hindi ko po katulad dati, pag sinabing TB ka, wala ka ng pag-asa. Ngayon po, nandun po tayo na hopeful po tayo na yung figures na nasabi natin at the start ng program, hopefully mapababa pa ho natin to. Magandang umaga po. Magandang umaga. San ho namin kayo makukontak at ang dami naming natutunan? May clinic po ako sa Lung Center tsaka sa Manila Medical Center, tapos connected din po ako sa PGH. Ayan, maraming salamat Dr. Jubert Benedicto. Marami ho kaming natutunan. God bless and stay safe po sa inyo. Thank you very much sa pagpapaunlak po sa amin dito sa Pinoy MD sa Double B Doc. Ayan. Wala na pala si Doc. Thank you, Doc. Samantala, eto na ho at 9 o'clock na ho ng umaga. Susunod na ang consumer at iba pa kasama si Lala Roque at si Yusek Ruth Castelo. At syempre, babatiin ko lang na happy birthday si Alexis Alcazar from Direct Julius. And maraming salamat sa ating lahat na mga tumututok po dito sa Pinoy MD tuwing Sabado. Thank you very much. Ayan, kay Jow, kay Pudok at saka kay Ray Bungabong. Ayan, happy, happy day. Happy Saturday po. At hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayong muli dito sa Pinoy MD sa Double B. Ako po ang inyong kaagapay, Connie Season, pansamantalang nagpapaalam. See you and God bless po. Ingat po kayong lahat na bumubiyahe ngayon para sa Semana Santa. Ingat po. Bye! Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio.